Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng base, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Caloocan. Patok sa Marikina, ang kilig na Taguig. Atin na rin, ang Milenios ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenios ng Baluarte. The Millennials. The Millennials Choice. Yes, yes, stop. This is iRadio, Los Angeles. All right. Victory, worship, and tribe. Ayan. Tribe ba yan? The tribe. Galing, galing, galing. Ayan. Parang silang mga ano eh. Hindi Pinoy, ano? Mga bata, mga energetic. Kaya... Siyempre, ganyan din tayo nung kabataan natin. Ano eh? Ha? Eh? Siyempre, alam nga naman nung bata ka, lalamya-lamya ka. Siyempre. Eh? Ha? Wala. Ba't di ka dumaan sa pagkabata? Man. Oh, yun bala eh. Oh. Eh, ako energetic ako noon. Grabe. Uy, kahit nga ngayon, ganyan ka pa rin. Para kang sinusian na laruan na ikot ng ikot. Hindi ako mapakali sa bahay. Oh. Nagkakasakit ako pag nasa bahay po ako. Ay, naku. Hindi na nagkakasakit. Bumubula ang bibig. Oh. Pagka hindi siya nakagala, talagang naku. Noon yun. Oo. Pero ngayon, hindi na. Makati ang paa. Ngayon eh. May nunal daw sa paa pag gaganon. Ang nangangati na sa akin yung wala, yung palad ko. Yung palad. Marumi. Kailangan linisin. Anyway, magandang magandang morning po sa inyong lahat. Metro Manila. Ay, grabe. At magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio. Ayan. Friday edition, bali Saturday sa yes, India. Last weekend. Day ng pagpapadala ng, ano ba yung title ng kanta? Kathang Isip. Kathang Isip. May nagpadala nga, impunto. Last minute. Medyo oh. Mahirap buksan eh. Ayaw mag-load ano? Hindi pa ma-download. Maya-maya lang siguro, nag-ano naman sa bakit akin. Bakit kaya? Super bagal siguro nung pagkakasend. Yeah. Oh, kaya di siguro nila ka na selyo. Yung pagkakamil niya. Lalabas din yan. March, ano ba yan? March 5. 5, ayan. Araw na sweldo. 5? Ang layo ah. Yung malapit na tayo. Sa bagay, dun sa dating kong trabaho, 5 ang araw na sweldo namin. Malapit na tayo sumweldo. Yan. Sa sweldo na tayo sa Panginoon. Pagka ako sumweldo, lahat kayo, may libre kayong ice cream. Oh, malamig na sa Pilipinas. Lahat libre ice cream. Hindi yung... tuloy nakikita yung iRadio ko. Ha? Yo, tignan ko nga sa iyo. Mas maganda yung iRadio ko. Ayan, madlang people. Hindi nga makita, tumayo ka nga. Mas kita pa rin sa akin yung white. Tayo. Huh? O, diba? Okay na yan. Patatayin pa ako, tinatamad ako. Yo. Sa akin kasi ano eh, nagre-reflect yan eh. Ayan, mahirap labhan yan. Hindi. Ikaw maglaba. Sa likod mo pa-blanchahin. Ba mo pa-blanchahin? Ikaw pa-blanchahin na lang, di na lalaban. sa likod. Ayan. Okay. Yan, ang tabayanan ninyo at... mas maganda yung sa inyo dyan. Meron na kayo. Kamagaling na. Naman. Mas maganda nga yun, may mga nakasulat. Lahat yung mga nag-send ng kanilang... kung may nakakaligtaan ako. Subscribe. Nag-subscribe po doon sa iRadio LA sa YouTube. Mm-hmm. Guaranteed po yan. May kasama pang candy. At saka yung mga nag-follower dito po sa Facebook. Mm-hmm. Ayan, sigurado yan. Pag wala, sorry. Yeah. Okay. Umpisa na natin. At mukhang may mga bisita tayo ngayon. Ay. Marami tayong announcement nitong araw na ito. Kaya painitin na natin ang araw na ito. Nako. Yes. Isa na ba masaganang weekend para sa inyong lahat. Ito po ang iRadio Saturday Edition. Welcome po. Sa pag-titig. At para sa ating pampagana ngayong araw na ito. Sayaw. Ayan, nako. Ay po, ang mamaya meron tayong
Praise report na naman. Oh, praise God. Pangatlong tinatawag nanay Nest. Ay, nanay, Tatay Nestor. Nasaan puro nanay tinatawag kami. Ay, Tatay. Tatay Nestor, kamusta po? Ayan, si Ma'am Sheen and Teresa Rizal. Oh, pinakain na ba si Tatay Nestor? Ha? Tanghalian na ngayon. Oo, siyempre kumain na yun. Wala kang patsibugin niya. Una-una siya dyan. Kundi yeah. Magwawala yan si Tatay. Okay, andyan doon si Ate Bernadolphi. Hello, kaka! Ayan. Ayan, sabi ni Lorna, tatlo daw silang may sakit. Ano naman? Nagkahawaan. Ano ba yan? Uso siguro trangkasa ngayon doon. Kasi mainit eh. Oo. Sobrang inyot. Ayan. Okay, hello kay Norbert Gando. Watching. Okay. Norbert! Aha, masamang pakiramdam kaya ng ate. Ako po yung nagpapasalamat kay Lord. Magaling na po ako. Ayan. Nakapag-cover na po ako lang ng mga songs. Thank you, Lord, and I rage you. Mm-hmm. Ayan. Sabi ni Pastor Elmer, love you both. We love you too, Pastor. Oh, Pastor, yung minus one, kailan ba natin available yan? Kulit ano? Oh, kailangan natin yan, BTS, para may promote natin yung inyong... yung kanyang bagong single ngayon. Ang dami na po nagkakagusto ng inyong kanta, Pastor. Yes. Ayan, super, super ganda. Dito sa Amerika, kalat na kalat po yung inyong kanta ngayon. Kaya, naku, Pastor. Oo. Aba, talagang ano, talagang fisherman of men talaga. Oh, yeah. Hindi lang indit. Baka talagang isda talaga. Aba, isda naman talaga yung huli. Malay mo, may pang-ulam mamaya. Oh, syempre naman. Oh. Uy, batiin natin si Cap Reddy San Juan. Yes, Cap Reddy. Ayan, Cap Reddy. Tambay lang po, Cap Reddy. Ito yung ating t-shirt para dito sa Amerika. Ongoing na po. Pinagawa na po natin yan. Ayan. Tambay lang po. Standby lang po. Ang pabayanan niyo at once na dumating yan dito. Kasi nagkulang eh. Yung wala kami medium. Large po. Masyadong malaki ang size. Medium kasi yung size niyo eh. Kaya wala na kami medium. Kaya... meron small. Small. Hindi lang po pwede sa kami. Ito small ko. Parang duster nga lang sa akin. Alright. Hello kay Banji Nocon. Patiin natin si Rika May. Nagtatrabaho ka na naman. Talagang grabe-grabe ng iyong owner. Sino? Si Banji Nocon from BIR. Talaga. Eh, malaki yung pangangailangan. Hindi, kasi malapit na ang... filing. Siyempre. Okay lang yan. Tayo nga, hindi pa tayo nagpa-file eh. O nga, no? Bakit kaya? Ayan, meron pa ako ipapadala uli. Ay, nako. Alright. Paano yun? Mahala na. Ayan. Pinadala mo na? Oo, hindi na. Okay. Okay. Tuloy pa natin ang ating mga greetings. Sino pa? Norbert. Andyan si Johan Jules Sustiniano. Yan si Norbert Gando. Yeah. Binati ko na si Norbert Gando. Ayan, sabi ni Lorna, naiyak na naman tatay sa kasiyan kasi narinig niya pangalan niya. Ano na kung ulit-ulitin natin? Station ID natin yan, Nestor. Nestor Alejandro. Hello, tatay. Ulit-ulit na tatay Nestor. Oh, wag ka na mag-emote dyan, tay. Ako nag-emote nung kahapon eh. Sabi ni Ka Freddy, no worry tayo mga kabarangay. Oo naman. Maska. Siyempre. Kasama mo si Tita Connie, Clemente. Tita Lola, Tita Tess, and Tita Angie. Ayan. Ang palagi ko nanonood sila. Mabuhay kayo dyan. Mabuhay. Mabuhay tayong mga kabarangay. Wala na ba tayong nakalimutan? Okay. Mamaya ang ating guest pastor. I see Pastor. Pastor. Sunny. Pastor Sunny Rivera. Ayan. Ang tabayanin po ninyo sa ating verse of the day, Pastor Sunny Rivera po, ng Covinas for Christ. Okay, now, mukhang hindi natin nabanggit si Sister Guy Gomez, ha? Sister Guy Gomez? Siyempre, Sister Guy. Yes. Ayan, Sister Guy. Ayan, magkita-kita tayo bukas kung pupunta kayo. Kita-kita. She's coming. She for feeling so lonely. Wala. Alam mo, mamaya sasabunutan na kita. Nangigigil na naman ako sa'yo. Naku, enjoy na enjoy ako dito ginagawa ko ng smoothies ko. Uy, may mga meron na naman ito. Sino? Itong kantang to. Katawan.
Ay, pag narinig talaga ako, Talagang katawan yun eh. Anong magagawa natin? Katawan. Hello kay Jean Zampilo, my friend. Good day, my friend. Hello, Jean. To your hubby, Gary. And hello din daw sa'yo, my hubby is Ramon Pascua Jr. Hello, hello. Si Jean Zampilo. Yan, kalaro ko yan nung araw. Kaibigan ko yan na nakababata, I should say. Yan. Okay, station 90 muna tayo. Alright. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, meron tayong 32 minutes past 7 Pacific Standard Time. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito po sa City of Bellflower, Los Angeles, California. Ayan, binabati natin si Daisy Bautista. Hello po sa inyo, sabi niya. Oh, hello, Daisy. Hello. Hello, hello, hello. Ho, ho, ho. Kahapon. Meron tayong pong ano ngayon. May share po kaming another praise report. Oh, yeah, yeah, yeah. Alam po ninyo, talagang very effective po ang prayer, ang panalangin, ano? Kapag if there are two or more people, sabi ni pang ng Panginoon, ano? Na gathered under my name and my presence will be there. Amen, di ba? Pag meron na dalawa o marami pang tao na nananalangin sa pangalan ng ating Panginoon, ang kanyang presensya ay nando doon. Mm-hmm. Eh, marami po tayo nagdasal nung araw na yon, no? So, yung mga prayer request niyo siguro maaaring hindi pa na dumarating, pero darating po yan. Hintayin po ninyo. Today, meron pong praise report si Karim. Ay, ako muna. Okay. Okay po. Katulad nung pinag-request kong prayer noon, kasi inulit po yung aking mammogram, and then may kasama pang ultrasound, kasi yung first na nakita nila sa aking mammogram, there was something na nakita nila doon. I don't know what was that, kasi sila naman ang mas nakakaalam. Mm-hmm. So kailangan ulitin. So inulit po kanina, then I was praying when I was waiting there. Actually, pagdating ko dun sa hospital, nilalagay pa lang yung aking pulseras dito, tinawag na kaagad ako. Ayun, so sabi, ulitin natin. Medyo nahirapan sila kasi alam niyo na. And then, yung unang ginawa, hindi pa rin maganda. So, inulit-ulit. Nung pag-ulit, sabi nung doctor, yung una niyang pag-ulit ay, actually hindi yung doctor pa, pero konektado na yun sa computer nila, pumupunta na sa doctor. Nakita niya na medyo malabo pa rin, pero wala na yung una niyang nakita. Yun, wala na yon. Anyway, ano yung nakita na yon? Hindi ko alam. Yung something na, siguro mga tissue lang. So, dati na pa-ultrasound ka? Hindi, wala pang ultrasound. Oh. Mammogram lang. Mammogram. Nakita nila kasi sa mga breast ng babae, may mga tissue yan na nakikita pag minamammogram. Mm-hmm. Alam mo yung mammogram, di ba? Chine-check yung ano, yearly yan actually. Hindi lang yearly, or depende kung may mga sa family niyo ay merong history ng cancer, kailangan ang mga babae ay chine-check. Ayun, so even of course sa mga lalaki. And then nakita nila, actually noon nakita nila something, yung tissue na ewan ko kung ano yun. Sila na nakakaalam nun. And then, inulit nga, wala nang nakita, yun ang sabi niya. But just to make sure, kasi po yung Kaiser Permanente, yung isa sa pinakamalaking hospitals dito, ay gusto nila inuulit, just to make sure. So, after ng ultrasound kong yun, mammogram, in-ultrasound naman ako. Doon, kitang-kita na talaga na clear, wala talaga. Then after that, nung makita po, nung doctor, sabi nung operator, sabi niya, I don't see anything. Sabi niya gano'n. Mm-hmm. It's clear. So tumawag yung doctor kasi hindi humaharap yung doctor. Sabi niya, sabi nga daw na, yung una, may nakita kami. Mm-hmm. And then now, I don't see anything. Yan sabi niya. Kaya lang, but just to make sure, pina-ultrasound pa rin kita. Gusto lang nila makasigurado. Oo, I don't see anything. So, your next mammogram will be next year. Ayaw. Same day.
Ayan, praise God. So, ang ibig sabihin po, okay po ako, negative. But I still have another one, colposcopy, which will be on April. Ano naman yan? Sa cervix naman. Ayan, because there was something in my cervix that's high risk. It's high risk for cancer. But I'm still praying that God will take it away. Kasi matagal na to, mga 3 years, but now they see it again. Ano tawag dyan? Doon? Colposcopy? Colposcopy? Parang gano'n. Yeah, colposcopy. Yan. They will take a sample from my cervix. So masakit yun. Kukuha ng laman. Oo, ibabiopsy yun. From cervix. Imagine mo yun. Pero answered prayer pa rin. Masakit yun. As in masakit. No anesthesia. Kaya ang sabi sa akin, mag-take ka ng pain reliever before. Motrin. So uunahan muna para hindi mo ganong maramdaman ang sakit. Praise God. Parang kinurutan, siguro kinamot yung balat mo. Parang kukurutin yun. Imagine mo yung cervix kukunan, masakit yun. Aroy. But titiisin ko yun. Yan yung mga kinatatakutan ng mga kababaihan. Syempre. Yung problema sa breast. Yan. Oo. Pag yan ang sakit ng mga babae. Siyempre naman. Sa mga lalaki naman, yung prostate. Oo. Kaya, dito po sa Amerika, ang prostate, hindi na po threat. Kasi meron na silang na-discovery na surgery at saka mga gamot na napapaayos yung prostate. Pero kailangan maagapan. Maagapan. Kasi kung hindi maagapan, andyan pa rin yan. Kaya dito po, talagang... But praise God talaga. Praise God. Napakahusay din ng mga doktor dito kasi... kagaya ng nangyari sa iyo na gusto lang nila makasigurado kaya inuulit nila. Eh sana ganun din sa Pilipinas ano. Ganun din mangyayari. Oh, ganun din naman doon eh. Pareho lang ang ano. Kaya lang nagkataon lang kasi minsan napakahirap magpa hospital sa atin. Syempre mahal. Sa akin naman bukod sa kahapon na interview ko kahapon, meron na naman akong interview kanina. Sunod-sunod po talaga yung phone interview ko kanina, and then mayroon sanding hospital, yung Molina Hospital, ang tumawag din sa akin kanina. At in-interview ko by video, nakita niya yung itong setup natin sa iRadio. What's that? Oh, wow! Nagulat sila. sabi ko, ito yung ginagamit namin pag nagbo-broadcast kami sa iRadio. So, what are you doing? We're doing ako yung sharing the life, the gospel of Jesus Christ. That's good, that's good. And tinanong na, interview na. So, we'll see, we will let the Lord na siyang magde-decide. Sa dami po ng interview ko, magmula nung isang araw pa, maghahalos 20 interview ko na ngayon, at meron pa po mga sunod-sunod pa. So, hindi ko na alam. Basta, bahala na lang po si Lord kung ano yung pipiliin niya para sa akin. Kasi, ayoko mag-decide. Dahil, pag ako nag-decide, baka mamaya, mali yung decision ko. So, sabi ko, Lord, ikaw na lang po ang magpumili ng trabaho nararapat sa akin na hindi ko mapapabayaan ang iRadio. Yan ang sabi ko na lang. Pinipipray ko na lang. No? Kasi, ito I think, a ministry na pinapagawa sa amin ng Panginoon. I'm confirmed na ako ay talagang I believe na itong iRadio po ay pinagagawa sa amin without any plans. It's nangyari na lang po ng ganun. Ang bawat nakikita po ninyong sequence ng ating programa, wala po kaming pinag-usapan ni Karim na itong gagawin natin magmula umpisa hanggang matapos. Walang ganun. Miski yung aming dialogue dito, wala pong ganun. Walang script. Hindi script. Wala po. Talaga pong, pati yung mga programa na mga games, mga singing contest niyan, niwala, hindi namin naisip yan eh. Basta kami lang umpisa lang nung magpiplay lang kami ng music, magsishare lang kami ng gospel, and then ito na. So, sabi ko, Lord, ikaw ang nag-orchestra nitong itong programa na ito. Kaya purihin ng Panginoon, hindi ko mapapabayaan itong programang ito hanggat hindi sinasabi ng Panginoon na bibitawan ko na. Yes. Alright.
Batiin natin natin mga nanonood. Naku, marami na okay, naman. Okay, andyan si Pastor Norman Lawrence. Si Ate Leia Zunio. Mirna Sales, andyan din. Hello. Ayan, si Mirna Sales. And of course, si Dina Pangit. Ayan, ang ating sponsor talaga. Isa ayan, yung, Dina Pangit. Huwag kang alis dyan, ha? Doc SP po yan. Ako. Alam mo si Doc SP, magmula umpisa hanggang ngayon, sumusuporta pa rin po sa iRadio. Kaya sa kanya po ang dapat nating pasalamatan. Isa sa mga pasasalamatan natin, si Ronald De La Cruz. Uh-huh. Ay mag-asawang Ronald and Eden. Uh-huh. Maraming salamat dun sa kanilang naibigay na yes. Na ano to, tulong para sa ating mga kababayan. At yan, makakarating yan sa ating mga manonood itong, yes. Itong naitulong ninyo. Thank you so much. Thank you. And of course, kay Captain Euphronia Salazar. Hello, Kapitana Salazar. Good evening. Sabi ni Ka Freddy, yes, amen, Lord. God dissolve whatever the tissue that does not belong to your Holy Body, is Kareem. God is hiding you under His divine protection. Thank God for the praise report. Hallelujah. Totoo po yan. Declaring God's provision to your life, Brother Mon. Thank you. Priority to God's vineyard. Kaya God will take care of you. Totoo po yan. Ayan. Yung ating mga kababayan dyan, meron po tayong mga ating mga kapatiran dyan, ano, na meron po tayong hinihiling sa Panginoon. Pinagpipray natin. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Mm-hmm. Hintayin po natin. Kasi Abraham nga, ilang taon na naghintay bago siya magkaanak. O, yung na example lang pa lang yun. Yeah, 99 years old. Hindi naman ibig sabihin 40 years din kayo maghihintay. Hindi. No, no. Darating po yan. It just take patience at saka yung faith. Sinusubukan lang tayo ng Panginoon. Baka kinakailangan din naman na meron tayong dapat isurrender sa Kanya. May dapat tayong isurrender sa Kanya. Meron tayong yung minsan may mga baggages tayo sa sarili natin, sa buhay natin na dapat tanggalin na, ibaba na yung mga baggages niya yon. Katulad ng baka meron tayong galit, meron tayong may mga unforgiving heart, tanggalin na po may, natin. May bitter yun. Pa sa loob. Yeah, may bitterness tayo. May sama ng loob pa. Dapat, kailangan tanggalin na pula. Hindi kami po'y ganun din, maari. Ganun din po kami. Hindi kami exempted dyan. Kasama po kami doon. Kaya pinagpipray po namin. Ako, personally, pinagpipray ko yung mga bitterness. Kasi wag na nating balikan yung nakaraan. Live sa present time. And tomorrow, let God worry for tomorrow, not us. Diba? Amen. Oh. Diba, City? So, sabi ni Lord, huwag kang mamoblema eh. Yan ang marami ng pastor na nagsasabi dito. Pastor James, Pastor Sunny, yes. Norman, Pastor Franz. Sino ba mga pastor na? Si ano? All of them, iisa ang sinasabi, huwag tayong mag-alala. Ibigay natin yung worry sa Panginoon dahil sabi ni Lord. Lalo yung ni Pastor Jeff ng isang araw, sabi niya. So blessed with him. Yung burden natin, yung mga worrying natin, bigay natin sa kanya. Yes. So, and he will take care of it. Mm-hmm. Parang yung, just a short testimony, di ba? Ito pong house na to, when we bought it, yung first time, yung nung nakuha namin itong bahay na ito, ay, ang trabaho lang, siya lang, actually, nagtatrabaho siya, at ako rin, pero dito lang ako sa bayan. I was earning only maliit lang na halaga. Mm-hmm. Maliit lang po na halaga. And then, wala pa pong isang buwan, hindi pa kami nakakabay ng first month, ay nawalan po siya ng trabaho. Yeah. So, yan yung panahon na nagkaroon ng SARS. Oh, talagang, yung feeling mo na tumayo lahat yung mga buhok mo na talagang we were so down. Oh, kasi down. First time ko pong mawala ng trabaho noon. Eh sabi ko, kakukuha lang namin tong bahay na ito. Eh paano namin mababayaran ito? Wala kaming means of... So, takot kami. Wala pa kasing kaming kaalam-alam dito sa Amerika na kung paano gagawin kapag nawala ka ng trabaho. Sabi namin, matutulog na tayo sa labas, sa karsada. Oo, but gumawa ang Diyos ng paraan kung paano. Maraming nangyari hanggang ngayon. Kung sakaling wala yung mga nakatira
dito yung mga pinagawa namin noon na hindi naman alam na bakit namin ipapagawa. Yung pala, plano talaga ng Diyos na yung bahay sa likod, nag-garahe, nagginawang bahay. Pina-extension namin. Pinapaupahan. So, nakakatulong po sa amin. Yun lahat ay pag ini-imagine ko, talagang may purpose si Lord. Kaya nangyari yung mga ganun. Kasi darating tayo sa panahon na ganito. According to His plan. Yes, everything, everything. Mm-hmm. Ayan, dahil... Kahit sa pagkain sa po, plan. Ano, hindi po kami nagutom. Yeah. Nawalan kami ng trabaho, oo, pero hindi kami nagutom. Maraming dahil, nagtutulong sa amin noon, lalo noon. Marami hanggang... Hindi na namin hinihingi, kusang ibinibigay. Po. So parang, yung pong aming mga lalagyan ng pagkain, yung closet. Yung aming pantry. Pantry, yeah. Punong-puno po yan. Hindi po nagyayabang kami, pero yun po ay kaloob ng Diyos. Yeah. Kaya... sinishare naman namin. Anong po ninyo sinishare namin yung sinishare mga experience namin. Mas mahirap po ang tutuusin ang buhay dito sa Amerika kung para sa Pilipinas. Dito po sa Amerika, kapag ikaw ay nawala ng trabaho, wala kang matitiran, wala ka na, tapos ka na, nawalan ka ng trabaho, not unless meron kang kilala. Walang tutulong sa'yo rito kundi sarili mo lang eh. Hindi katulad sa Pilipinas, pwede kang sa atin, meron kang mga magulang, kapatid na matutuloyan. Dito talagang wala. As in, wala. Nag-umpisa po kami rito talagang from the scratch. May kukup-kup sa iyo but for just a day, a week. But not, pagdating yeah, pinakamatagal na yung 1 week, maybe. Pagka lumagpas ka ng, ano, may maririnig ka ng hindi maganda. So, yung sakit po ng dibdib. Lahat po ng Pilipinong, halos lahat hindi naman. Ko naman sinasabi nila lahat. Lahat. Karamihan na mga Pilipinong na nag-migrate po sa Amerika, iisa po ang kinukwento ng buhay. Yeah. Kung paano po nakasurvive lahat, dito. Oo. Yeah, but I guess it's all because the Lord is helping us. At maging ganun din sa Pilipinas. Kasi hanggang ngayon, okay pa tayo lahat, di po ba? Wala tayong mga sakit. Salamat sa Panginoon. Yan ang pinaka-importante andito sa lahat. Andito tayo. Gising tayo every morning. Yun ang mga malalaking biyaya sa atin, yung magising tayo sa umaga. Pagmulat nga natin, di ba? Oh Lord, thank you. Oh? Thank you, ha. Ginising mo uli ako. Salamat, Lord. Eh ako nga nagtatalon pa nga sa kama pagkatapos. Lord, thank you Lord. Kising na naman ako. Nako. Tapos nag-uumbagan na kami dun sa ano. Nagre-wrestling na kami. Nagre-wrestling na kami. Hello kay Nancy Alejandro. Hello Nancy. Amen, amen sila. Sabi ni Glenda, why worry when we can pray? Amen. Yeah. Live one day at a time, correct. Sabi nga po, God will provide. He will always provide. Ayan, thank you so much. At saka, ngayon, share ko din lang yung, siguro minsan, baguhin na rin natin yung ating habit of eating. Not habit of eating, yung mga kinakain natin. Junk foods. Okay rin, yung syempre kailangan kumakain tayo ng kailangan carne, healthy food. Everything should be moderate. Ayan, moderate lang. Eh, sabi moderate. A little bit of this, a little bit of that. Yeah, moderate lang. Moderate lang yun. Ayun. Kami naman po ay siguro isang buwan na nag-aano kami, almost a month na nag-i-smoothies ako ng mga green vegetables. Ano man tawag? Ansarap. Sa akin, ansarap-sarap. Like the kale, spinach, tapos yung mga medyo, kunyari, may nakukuha ako sa church na mga blueberries, strawberry na pag medyo nabubulok na, tatanggalin ko yung nabubulok. Isisave ko yung mga hindi. Pagsasamahin ko sila, ilagay ko sila sa isang ziplock, maliit lang na plastic. Ipifreezer ko po. Hindi na siya siyempre masisira, di ba? And then, ihahalo ko ngayon doon sa aking mga green. Ayan, meron akong almond doon, kasama doon. Smoothies ko. Ho, ho, ho. With a little bit of coconut juice. Or sabi nila, mas maganda kung tubig na lang. Yes, hinahalo ako ng tubig. Ang sarap po. Napakasarap. Kaya ako yung nagpapasalamat din dahil yun, siya hindi nasasarapan kasi hindi mahilig sa gulay. At least ngayon,
napapakain ko siya na spinach kasi durog yung then, spinach. No choice eh. Oo. Dati, magsisigang ako, lalagyan ko spinach, nasa tabi eh. Nasa tabi yung spinach eh. Mm-hmm. Ngayon, hindi na. Wala eh. Ayun. Talaga. Pero again, yung mga ating kapatiran dyan po na naghihintay pa ng inyo mga prayer, yung results. Hintayin nyo, darating yan. Tsaga-tsaga, tease-tease lang po, continue yung prayer. Yes. Sinusubukan lang tayo ng Panginoon. Yes. Kung hanggang saan. At saka, hindi naman natatapos ang pagsubok sa atin eh. Continuous yun eh. Kasi the more na meron tayong mga problema or ganon, anything, ano eh, the more na lumalakas yung ating pananampalataya sa Panginginoon. Eh, ganyan minsan eh. Kasi yung, minsan pag lagi tayong, di ba? Okay. Makakalimutan na natin ng Diyos eh. Oo. Correct? Yeah. Kaya pagka minsan, kasi di ba naranasan na ba ninyong pag nag-pray kayo, tapos answered prayer, dumating agad. Ayan. Mm-hmm. O yan, binigay ng Diyos. Okay. Mm-hmm. Susunod, re-request ka na naman ng, may prayer request ka na naman. O binigay na naman ni Lord yun. Amen na naman tayo dyan. Yan. E pangatlo, pang-apat, kaya nag-request ka, Lord, kaya na kailangan ko na ito. Hindi pa dumarating yung request. Ayan. So, anong magiging feeling mo? Kakato ko na naman, Lord, yung request ko, kailan? Umabot ng 2 linggo, 1 buwan na, 3 buwan, 1 taon na. Lord, wala pa rin. Ala, anong gagawin mo na? Eh di, maghintay ka lang. Minsan kasi nagde-decline na yung ating ano, yung ating yung faith natin. Yung pananampalataya. So gumagawa na tayo ng way na nilalagpasan na natin yung gusto ng paraan ng Panginoon. Minsan on time na kailangan natin, pero si Lord sabi niya, not yet, wait ka lang. Sabi ni Lord, be still. Ako, dami kong pinagantay ng taon bago sinagot ni Lord yung aking ganyan din po kami. Talagang sinubukan din kami na ganon. And then, nung maranasan namin na medyo matagal yung prayer request namin. Yung answer niya. Yung answered answer. Prayer na yun. Dumating na naman. Hanggang sa nasasanay na kami na minsan nadidelay yung mga prayer request namin. Yung answered prayer namin. Pero ang lagi na lang namin tinatanda, Lord, in your time. Not in our time. In your time. Kaya yun na lang. Yun na lang ang panghawakan in natin. In your time. Mm-hmm. Biglang pasok si Daisy. Yeah. May pa-contest po ba kayo ngayon? Sabay ganun, ano? Sorry po. Na-carried away kami. Na-carried away kami. Sorry, pasensya ka wala na. Wala po kami pa-contest ngayon. Wala. Matagal na po. Ngayon ang last day. Ngayon po ang last day nung song interpretation na original composition of Doc SP. Ayan, 2 ngayon ang na-receive namin. Actually nag-text sa akin, andito si Dina Pangit eh. Dina Pangit, tawag ka naman mamaya. Andiyan, tatawagan pa lang natin. Andiyan siya ngayon, di ba? Nanonood. May 2 pa dito. 'Yon. So sabi ni Dina Pangit, wag naman di na pangit, di na panjit. Ano, meron na siya na piling isa. And the rest? Itong 2 pang ito, meron pang 2. Ito, tatloy na yung kahapon. Hindi, napadala mo na ba yung kahapon? Yep, 4 na yun. Ayun. So itong 2, 6 tapos 2. So 6. Ayan. So, teka muna, play na natin ito. Baka magali si Daisy, nakakahiya. Oo. Nakakahiya naman sa kanya. Eto na po. Oo, baka mamaya magalit sa atin. Play na na. Meron po tayong contestant. Ang pangalan na ito ay si... Si Jules. Jules ba ito? Oo, Jules. Ang hirap ng ano pangalan nito. Sure ka? Jules nga. Teka. Matagal lumabas siya. Senior high school ako nang ikaw ay napansin. Senior citizen ako, ikaw ba rin? Wala ka na ba ang gagawin? Hindi pumasok sa isip ko, pero okay lang. Pasok ka lang, pasok ka mo sa isip at puso ko kahit wala
nakaka-enjoy ako kahit sa isip lang ito. Nadamis, nakakakiling, nakakatawag ng hindi, nakakamiti at nakakaaliw, nakakasiyaw na parang maliw. Every ako na parang dam sa'yo, pati buong mundo tinanong nasanta. Wala ka na raw sa nanay mo, kasama mo na ang asawa mo, mayroong ila. Basta pasok ka lang, pasok ka mo dito sa isip at puso ko. Kahit wala ka, enjoy ako kahit sa isip lang ito. Nakakamiling, nakakatulog ng hindi, nakakamuti at nakakaaliw, nakakasayaw na parang baliw. Nakakamisip, nakakamiling, nakakamiti, nakakabaliw. Yes, yan si Johan Jus Cristiano. Ayan. Kasi ano eh, yung delayed, delay yung audio niya kasi mahina ang kanyang internet. Oo, mabagal ang internet. Mabagal, mabagal. Dalawa silang nag-send. Mm-hmm. Talagang kahit anong gawin ko, hindi ko ma-capture yung ano. Yeah. Yung kanilang video na isinend. Yes, yes. So, anong pangalan na ito? Si... Yung nauna? Johan Jules Sustiniano. Ayan, Johan. Yun pa lang, Johan. Ano? Johan, kapangalan siya ni ano? Uh-uh. Nung sino ba yon? Si Johan. Ay, yung ating mga ano? Ate, babasahin ko lang yung comment ni ano, ni Ludette, ni Mami Ludette. Yes po, God is good din po sa buhay namin. Nung nagka-lockdown po at nahinto lahat sa trabaho mga anak ko at ilang buwan po kaming walang tulong mula sa aking mga anak. Kaya kahit na maliit ng konting tindahan namin dito sa Cavite, ayun, taga Cavite pala sa, eto na po yung ginagamit ni Lord na sumusuporta sa amin sa kabila na walang trabaho mga anak ko. Hindi po kami nagutom, amen. At nagkulang sa aming panalangin. Amen. Oh, kaya amen. God is faithful sa kanyang pangako. Sinabi po na kahit anuman ang maganap sa sanlibutan, hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya walang patid na pasasalamat. Amen. Para sa ating Diyos na buhay. Kasi mismo Diyos, Panginoon, mismo si Lord mismo nagsasabi, bakit ka pa matatakot, diba? Yun ang pinakamataas na sa lahat. Mm-hmm. So, normal sa ating kasi mga tao, tayo nila lang. Lalo na kapag ka health natin o buhay natin na pinag-uusapan na, nawawala na ng pag-asa, na nanlulumuna, nanghihina ng kalooban na. Pero, meron, sa katulad nating mga tao. Tayo nila lang, di ba? Katulad ng, meron po kaming isang kaibigang pastora mismo. At napakalapit po sa amin nitong pastora na ito ng kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng brain tumor. No? Normal sa tao na natatakot na mamatay. You know? Pero nung bandang huli, natanggap na rin niya na anyway, si Lord na ang bahala sa akin pagkatapos ng lahat ng ito. Talagang sinubukan niyang talagang labanan yung
yung cancer na ito, itong tumor na ito. Lahat ng surgery, inabot niya, chemotherapy, hanggang pagod na yung katawan niya sa lahat. The bottom line, hindi na kinaya ng katawan niya. And then, sabi niya, hindi ako natatakot dahil ang pupuntahan kong susunod ay sa bahay ng ating Panginoon. Hindi ko ibig sabihin na tayong ganun ang ating sasapitin. Ang ibig ko sabihin ba na whether or ano man ang mangyari, kapag tayo po ay anak ng Diyos, sigurado na po yung ating paroroonan. At kung tayo anak ng Panginoon, eh tayo po ay hindi niya kanyang pababayaan. Yes. Ano man ang pangangailangan natin? Pagkain, financial, trabaho, lahat, kapag tayo po ay nakadepende sa kanya. Yeah. Ako po, personal, bilang isang IT po, computer, ang utak ko po puro technology, ang laman. Sabi ko, parang ito na ang Diyos nung araw, sabi ko. Ang galing, ang daming nagagawa ng electronics, ng computers. Sabi ko, parang dito nag-umpisa ang evolving ng tao. Pero pinakita sa akin ng Diyos na yung mga yan, kung hindi, wala yan kung wala ako. Ang tanong ko doon parati, saan nag-umpisa ang lahat ng ito? Hanggang sa bumalik ito sa Panginoon, sa lahat ng gumawa. So, ang pinaka-summary ko po nito, oo nga no, siya palang may gawa ng lahat. So, therefore, wala ka palang dapat katakutan. Kaya kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, ang sinasabi doon, mismo ang salita po ng ating Panginoon. So, ang sarap na ng pakiramdam ko. Sabi ko, pakiramdam ko, Lord, lahat ng sinasabi mo, aking pinanghahawakan, pinagkakatiwalaan ko, dumidepende ako sa iyo. Kaya, ito po, kahit na maraming naging pagsubok sa amin, pero andyan pa rin ang Panginoon sa amin. Hindi kami pinababayaan until now. Yan. Salamat po sa inyo, no? Amen. Mm. Amen. Totoo yan. Totoo po yan. Ayan. Okay. Sabi ni Tina. Okay, sabi, yeah. Noong December 2020, wala kayong income. Sunod-sunod problem. But, blessed dahil sa iRadio at kay Doc SP sa mga biglang blessing bigay. At di lang yun, lalo na the Word of God ay nakakapag-isip ko ng maayos at mahinahon pakikinig na sa sharing ng iRadio. Mm. Kaya love at family ka talaga, iRadio. Uy, salamat wala po daw silang income nun, pero ano. Ayan, sabi ni Jesus is coming. Mm. In Him and through Him, all are Him are all things. Amen. All things are possible with yan. Him. Oh. Okay. Alright, meron pa tayong isang contestant dito. Ayan. Aba, dati na po siya sumali dito. Uh-huh. Medyo naging busy to lately dahil sa kanyang school. Uh-huh. Alam nyo, scholar kasi to sa ano eh. Uh-huh. Sa isang very popular na school sa Pilipinas. Ayan. Scholar pala siya. Scholar siya. Uh-huh. Ayan naman, tingnan mo yung kanyang t-shirt. Oo, diba? Ayan. Bay, magaling. Aha. Uh-huh. May scholar na, may talent pa. Oh, syempre ha. Ayan. Dalawang talent niya. Aha. Uh-huh. Oh, di ba? At mabait na bata. Mm. Okay, let's all welcome si Mark Al Alejandro. Ayan. Katang isip. Ito na siya. All right. Woo. Nakakasayaw na tayo.
Si Markal, ha? Nakakaalim ka naman, na, no? Wala. Partida pa yan, no? Wala, may sakit yan. Talo na yung tatay na ito. Pauwi na yung tatay na ito. Oh. Wala na. Ayos. May tumalo na. Ito na. Ayos. Sarado na natin ang usapan. Oh. Dina Panjit, where are you? Dina Panjit. Tinatawagan natin si Doc SP para mag-desisyon ka na ngayon. Si Dina Panjit nga, eh. Ayan naman, ang laki naman ng improvement ni ano, yes, ni Mark. Dati is mahihiyain siya ngayon with matching dancing and is looking at the camera. Ang galing. Medyo nahirapan lang siyang ano kasi nga may sakit. Pero nakuha naman niya, kayang-kaya, o di ba? Yeah. Di ba? Pero ano, pumapayat siya ano? Ay, ano 'yan sa school eh. Siyempre, kahit active na online schooling sila. Hindi siya, imagine scholar yan. He really needs to maintain his grades, diba? Oh. Ateneo pa. Ateneo yan. Diyan ako galing niya. Ha? Sa kanto na Ateneo store? Hindi, sa kantin. Cross Culture West Covina, hello. Ay, welcome po sa iRadio. Kumusta mga magaganda? Brother Toots, saka si Fabulous. Fabulous tawag ko kasi. But Sister Oy. Siyempre naman. Hello sa inyo dyan. Hello. Yan, nakakamiss naman kayo. Okay. Andiyan si Doc SP. I don't know magsalita nito. But anyway, Mark, ay, teka, yung una muna, hindi tayo nakapag-comment dun sa si Jules. Ayan, medyo nagkaroon lang. Johan ba yun? Johan Jules. Justiniano. Ayan, magandang audio niya. Kaya lang parang ang hirap mong makita ng gusto dahil nga mabagal yung internet yata. So, silang dalawa mismo. Nauuna yung audio niya bago yung pagkanta. So, hindi talaga makita. But anyway, maganda naman yung kay Johan. Very nice. Mga bata pa, but you see, they can sing yung mga ganyang songs. Eh, syempre, mga millennials to, no? Mm-hmm. Iba yung mga kantang alam nila. But it was nice. And of course, sabi naman daw ni Dina Panjit, ayos daw, ayos, Mark. Oh, yan, ha? Mark all, yes. Coming from you, ha? Ngumingiti na siya. Nakangiti siya. Wala na, ditanggalin na natin yung tatay. Ito na lang natin, papalit na lang natin. Oh. At nakatingin na sa camera. Ayan naman. Ayan, nakatingin siya sa camera. At saka, ang cute-cute niya, diba? Siyempre, tawagan natin si Dina Panjit. good job Mark, good job. Ayan. At alam niyo bang
alam niyo ba na nag-level up yung ipamimigay ni Dina Panjit? Ah, hindi ko mo nasasabi, nag-level up yan. Secret, ayan. Ha? Kaya hindi, mga hindi sumali. Sorry kayo. Ayan. Nag-level up. Tawagan mo na si Dina Panjit. Oo, mas malupit. Mas malupit ngayon. Ako, talo ang Pasko tsaka ano, 13-month pay. Talo. Panis. Hello kay Kuya Greg Asuncion. Good evening sa inyo, Kuya Greg. Hello, Kuya Greg. Ayan, Dina Panjit. At live po ngayon sa... Ayan. Naku. Pupungas-pungas pa, oh. Oh, huminto ka na naman. Saan ka na naman nagpunta? Sa Costco. Ah, sa Costco. Oh, anong ginagawa mo dyan? Mukha akong detective dito. Nakikinig pala sa inyo. Kala mo na kaganyan. Saan Costco yan? Sa Lakewood. Ah, okay, okay, okay. Ano masabi mo? Dalawa yun, ha? Of course. Si Al Mark. So, lahat na sumali dito sa Singing Dance, yung mga, ano matatawagin natin doon, may panalo lahat, di ba? Panalo yeah, lahat. Yeah, syempre naman. Oo, yung mga nanal, yung pinaka, or yung gusto ko, tatanggap sila ng, may dagdag sila. Yan, ako! 75. Wow, 75 yung ako. Consolation. Yung consolation, magkano? 50, para silang nanalo rin, di ba? Oh, 50 daw yung mga consolation prizes. Yung naunang bata ba yun? Oo. Yeah, kung pakikinggan ko lang, ang saya nung boses, pero kung tinignan mo, medyo kulang yung facial expression. Ayun. So, yung mga konting ganon, siyempre kailangan, ano, feel na feel. Saka siguro hindi siya makarelate kasi... Yeah, siya, mga millennials yan eh. Sabi sa iyo eh. Hindi niya matanggap pantahin na siya. Oo! Si Mark Al, may sakit pa yan. Partida pa yan. Yung huling yung huling na-play natin. Anak yan ni Caris. Oo. So i-post ko yung ano, pag nakita niyo yung naka-post kayo, kayo yung okay. You winner. Anyway, umpisa na natin yung lagi sa akin, Marilyn. Yeah, Monday. Then, every week, may pipilang ang 5 contestants and then pag nabuo na natin 5, kukuha pa tayo ng next 5. Pero ngayon, anim ngayon na. Anim ngayon eh. Okay lang, di ba? Okay. Tapos na natin yung Holy Week. Yeah. Ay, hanggang matapos natin itong buong Lent pala. Uh-oh. Okay. So hanggang, so parang 4 weeks pa ba bago matapos ang Yeah. Lent. Then after you, merong isang anonymous donor na magpapakontest din. Oo. Okay, very so good. Pagbigyan muna natin siya, then tapos niya uli, ikaw na naman. Mag-compose ka ng song para sa... Para sa Lenten. Oo. Hindi, tapos na Lenten. Yun nga ang Lent song natin yung lagi sa akin. Yeah, pasok yun, eh. Hindi, di ba, ano, lalo na yun ang topic ni Pastor James nung isang Sabado na di ako mag-aalala. Di ako yes. Mag-aalala. Do not worry. Yun yung ano ko, laman nung song ko. Yeah, naku. So, angkop na angkop sa Lent. Oo, yun. Ayos. Pa-play naman, gusto ko lang marinig. Naka-ano na ba? Naka-post na ba? Oo, naka-post na. Ay, so, yun ang napili mo? Yun ang napili mo? Hindi, yun ang Lent song na natin. Ayaw nga pala. Okay. Gusto kong marinig. So, yun ang ipe-play ko mamaya, ha? Anong title neto? Pakirequest naman kay Angie, pakikanta para lalong gumanda yung kanta. Sina? Sino? Angie Belano. Ah, si Angie ka. Oh, sige, papakanta natin sa kanya. Lagi sa akin. Kamusta pala sa lahat ng viewers ng iRadio, kamusta kayong lahat dyan? Mm-hmm. Okay. Ayan, sabi... Kailan ka pupunta dito? Nawala. Ang likot mo, pumirmi ka nga. Nahihilo ako sa iyo. Ikot ka ng ikot. Ayan na. Nag-uulat. Recording live dito sa Costco. Ayan, nag-uulat. Pagka ano, sabihin niyo sa akin kung walang ano, baka magkasabay-sabay kami eh. Hindi, kaya nga eh. Kailangan ano. Tina-traffic namin. Sabihin niyo kung wala. Sabihin niyo kung kailan pwede. Okay. Yeah, paghahandaan ko. Okay. Okay, sige. Okay, sige. Bye-bye sa inyo lahat. Sabi ni Angie, pwede daw bang sumali sa mga pa-contest mo?
Angie, kantahin mo daw yung Lagi sa Akin. Oo. Yan. Lalagay niya sa cover niya. Panalo na kagad. Bigyan na ng jacket yan. Huwag nang tawagin contest. Aya. Guess na lang. Ayun. Guess na lang. With blessing. Okay, okay, sige. Okay. Okay, sige. Thank you. Bye. Ingat kayo. All right. More power to iRadio. Thank you. Thank you. Okay. Good night. Right. God bless. Good night. Ayan. All right. So, bati muna natin si Leticia Cruz. Taga saan po ba si Leticia Cruz? Good morning po. May pa-contest po ba kayo uli? Oh. Taga saan po ba kayo? First time namin kayo makita dito. Taga saan po kayo? Pag pabalik-balik po kayo dito, mag-subscribe kayo sa iRadio, mm-hmm, at saka sa Body Love, mm-hmm, at saka ano pa ba? Like. Sa YouTube yun. Covinas. Covinas for Christ. Mm. And then, lagi po kayo magiging regular viewer po dito. Mapapasali po kayo sa mga pa-contest po namin. Okay po, Leticia Cruz. Salamat po. Ayan. Sabi ni Angie, hi Dr. SP. Howdy, howdy. Yan, howdy daw, howdy. Ayan. Okay, wow. Alright, sino pa ba? Marami, marami ditong ano. Maganda yung feedback dun sa dalawang ano natin, huling contestants. Ayan. Kailan mo ipi-play yun Lagi sa Akin? Nandiyan na ba? Andito na. Oh, ayun. So, may bagong pa-contest ulit para sa Lenten season, yung Lagi sa Akin. Maganda to. Mm-hmm. It's a nice song. Actually, ang kumanta dito, hindi si, ano, si Doc SP. Sino ba kumanta dito? Sino? Ay, karaoke ito eh. Ay, huwag yung karaoke. Naku, mali. Teka. O, hanapin pa dyan. Ipi-play dito para sa Lenten season. Ayan. So, si Leticia daw ay taga Bulacan. Okay. Salamat sa pag-dalaw mo dito sa iRadio. Sana lagi kang babalik dito. At, sa YouTube po, meron po kaming account doon, iRadio LA. Yung bali ang profile picture po namin doon ay microphone. Mag-subscribe lang po kayo doon. At dito po sa Facebook, i-follow nyo lang po ang iRadio. Ganon din ang Body Love, BuddyLove. Ayan, mag-subscribe din po kayo doon at i-follow nyo din. Hindi, wala siya sa iRadio pala. Ay, dito sa Facebook. Mm-hmm. And of course, and Covinas for Christ. Ayan, nasa YouTube, by YouTube channel din po sila. Okay po, thank you po. Wala yung ano, hindi ko makita yung kay Doc SP. Nanay daw siya ni Daisy. Mm-hmm. Sino pong Daisy? Daisy. Ayan, may nakakita kong Daisy dito. Ayan. Mm-hmm. Okay, salamat po. Salamat po, Nanay Leticia. Yan, mukhang magaling kumanta si Nanay at gusto niyang sumali sa ano, sa ating mga pa-contest. Wow, maganda okay. Yan. Okay, announce ko lang yung ating Christian Song Contest natin, ano. Ito po ay kung gusto niyong sumali, mag-send po kayo ng sample pa lang, sample ng any Christian song, English or Tagalog cover song yan, ano. It must be professionally recorded. O hindi naman ganoon ka-professional. Hindi po pwedeng telepono lang ang gagamitin. Kasi ito po ay iba po yung sponsor nito. Kaya hindi po natin control yung gusto ng requirement ng ating sponsor. Ano? So kinakailangan po i-record po ninyo yung video. Gagamit kayo ng mikropono at sound mixing yan. Yun lang ang mga kasali. Hindi ko alam kung yung mga ibang interesadong sumali, you have to find a way, kumuha kayo ng paraan kung paano kayo makakapag-record ng inyong kanta. Pumili kayo ng any Christian song, English or Tagalog. Audition pa lang po ito. I-send nyo po sa amin dito sa iRadio at pag-aaralan pa po natin kung kayo po ay makakwalify. Kung hindi po kayo na-qualify, that means to say hindi po kayo maka-move on sa next na ano na
na portion o yung susunod nating step. Ano? So step 1 muna po, dadaan muna kayo sa audition. Yung isesendin niyo yung mga kanta ninyo, yan po ay pag-aaralan ng ating mga judges kung qualify kayo, kung makakapasa kayo. Kung hindi po, I'm sorry po, eh hindi po namin ito control. Ang prices po nito, meron pong cash prize at ang major prize po natin, yung sinasabi ko po sa inyo na starter kit ng recording studio. So, ito po ay may Yamaha mixer, isa pong magandang microphone niyan, Behringer microphone, at isa pong Behringer din po o Sony na headphone po yan. Starter kit po yan. At USB type, ipa-plugin nyo na lang ito sa inyong computer, sa inyong laptop. Instant, meron na po kayong recording kits. So, medyo matagal po itong session na ito. It will take probably, hindi ko masabi, ano, tansya ko lang, sa akin lang. Pag-aaralan pa rin natin ito kung hanggang saan ito tatagal. Kasi maraming level ito. Pagka nagka-laban-laban na kayo, maaring yung mga makakasagupa ninyo ay taga-ibang lugar din or meron kasing mga ibang ating mga viewer na gusto rin sumali rito na baguhan. Pero bago kayo makasali, ang requirement po natin ay kinakailangan subscriber po kayo ng iRadio LA. Ini-impose po namin yung pag-subscribe ninyo sa LA. Mandatory po yan kasi we need your score. We need your points para po lumaki ang ating community. At pag nagkaroon po tayo ng community, meron na tayong tinatawag na monetary. So magkakaroon po tayo ng earnings na yan at yung earning na yan na matatanggap din natin na siya naman natin ibabalik sa inyo. So ganun din po, bumabalik din po sa inyo yan. Even dito po sa Facebook, paki-click and ano yung follow lang po, click lang po na yung follow para po kayo ay maging full-time member po ng iRadio. Kasi yun lang po akin nire-require. Hindi ko na kayo nire-require na manood kayo 3 beses o 5 beses dito. Basta i-click lang po ninyo yung follow sa Facebook at sa YouTube channel lang po. Click, like, and subscribe po ang iRadio LA. Ayun sabi po. Ko kasi at least regular ano din sila dito. Well, kasi yung iba kasi ang problema yung time nila na manonood. At least manonood pa rin. At least 3 times. Kasi pagka naging nandiyan na sila na kakasanayan na nila o nagugustuhan para din alam nila. Alam na nila kung anong what is going on in iRadio. Yeah. Kasi iniiwasan din natin yung iba na sabihin, "Oy, kami matagal na rito, bakit yan biglang ano na lang?" So iniiwasan po natin yung ganong issue. So wag po tayo magkakaroon ng ganitong ano. Lahat po tayo rito ay pare-pareho lamang. Okay? Meron ba tayong batinga? Hello, Kiri Kirai. Hello, Kiri Kirai. And tanong ni Rejoice, Christian song lang po? Yes. Yes. Uulitin po namin, Christian song lang po. Audition nila niya. Pero may ipapakanta sa inyo isang kanta. Isang kanta na pipiliin. Lahat kayo, isa lang ang kakanta niyo. For audition lang po, kanya-kanya kayo ng paborito nyo. Freestyle po yan. Kayo nang bahala kung ano yung komportable nyo kantahin na sa palagay ninyo, kayang-kaya nyo yan. So, yun ang i-record nyo. I-send po ninyo yan sa amin. And then, we will have the judges to, ano, na silang mag-evaluate. Sila po ang magsasabi kung ito, pasado, ito, hindi. So, pagka, ano po, i-announce din natin kung sino yung talaga mag-stay at yung mag-move on. Parang ano ito, yung The Voice, ganun ba? Pero ano lang naman to, simpleng style lang. Ano lang kasi, sasalain lang natin ng konti. Pero since kasi po ito ay ano gospel songs, mga Christian songs ito, so kinakailangan medyo ano naman tayo dito, seryoso. Konting seryoso naman tayo. Yung kay Doc SP kasi okay lang kasi kay Doc SP talagang alam niyo naman si Doc SP mga talagang secular. Masayain si Doc SP kaya okay lang yan. But this time we have to be serious kasi we're praising God. We're singing to the Lord. Yan ang pakay ng itong contest na ito, no? At yung pong mga mananalo ay gagamitin po natin yung kanyang boses at yung mga sumali din na mapipili na gagamitin po natin sa opening and closing songs dito po sa iRadio. Gagawin po natin theme song yan pagka no, napili po kayo.
Okay? Kung okay. may mga questions po kayo, send yung PM nyo lang po kami dito sa iRadio at okay inyong Lola Carrie, ano? Tawag siya? Lola Sweetie! Lola Sweetie! Yeah. Oh. Ayan. Okay, si Nanay Leticia Cruz ay 71 years old na pala na taga Bulacan. Ayan, taga Bulacan po sila. Ayan. Bakit? Pwede pa naman kayo sumali, Nanay, kung gugustuhin nyo. Okay po. Alright, sino pa bang mga nandito? Okay, siyempre, andito na. Andito na si Pastor Sunny. Sa ilang minuto ay tatawagan na natin siya. Oh, ayan. Sabi ni Lorna, na-miss ko na si Lola Sweetie. Bayaan nyo, sa susunod, meron tayo uling yung mga, hindi love story naman. Mm. Ano kaya magandang pa-contest naman na ano? Yung mga kwento, yung mga pinaka mas, mga pangyayari sa buhay nila na hindi nila makakalimutan. Yan. Masaya man, o kailangan masaya, at wag yung mga tragic, ha? Yung mga masaya. Yan. Pero something relevant with your faith dapat. Oh, pwede yung, rin. Yung kanilang, or may sample lang, hindi po ito talaga, ano? Nag-iisip lang. Baka, o kaya, yung paano mo nakilala ang Panginoon. Share mo. Pwede rin. Diba? Pwede rin yun. Or, ano ba ba? Yeah, yung mga something na gano'n na paano. Yung mga testimony nila. In other words. Yan. Di ba yung masarap pag usapan from the start, how, kung ano yung buhay mo noon bago mo siya nakilala. Kasi kung tragedy, ayan. Wag. Hindi nga, ayaw ko din yun, ano. Mamaya, pagdating doon, sumisigaw ako, biglang ano. Ayan. So, antabayanan nyo. Ilang minuto na lang, mag-station ID tayo bago natin tawagan si Pastor Sunny. Alright. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin ay 28 minutes past 8 p.m. Pacific Standard Time. Kami po ay live na nagbro-broadcast sa Bellflower, California, USA. Alright. Alright, tawagan na natin yung ating guest pastor. Hindi guest. Regular pastor. Kuya Greg Asuncion. Hello, good evening po. Hello, Kuya Greg. Yes, thank you si Kuya Greg. Sabi ni Tina, baka iiyak ka na naman, Ma'am Karima. Ikaw talaga nililoko mo naman. Hindi, bihira. Bihira, ayan. Okay, tawagin natin si Pastor Sunny. Come in, Pastor. Calling. Ala una. Alas dos. Alas tres. Alas cuatro na. Ayun! Ayun! Aba, ang ganda naman. Tamo na? Sinasabi ko na eh. Aba, si Pastor gano'n na. Sabi nga abe, oh. Aba, ang ganda naman. Ang umalis, pangit. Nagigyan yung ating mga viewer. Oh. Pastor, medyo mahina yung microphone mo ata. Naririnig mo ako? Ayan. Hello, testing. Ayan, medyo... Lapit ka, Pastor. Testing, 1, 2, 3. Yeah. Naririnig mo ako? Tatanggalin ko na lang itong microphone. Parang malayo. Hindi, okay lang. Adjust mo lang siguro yung volume doon sa setting. Sige. Ayan. Alam mo, kumpleto kami ngayon sa crew. Okay. At aba, nandito si Seth. Kaya makikita mo yung ang aming setup, naka-microphone kami. Narinig mo ako, Brother Ramon? Narinig, pero narinig. Pastor, ano lang, pumapalo ka lang ng 10 decibel. Oh, ganon. Oh. Okay. Paano yung mga viewer? Narinig ba kami? Ayan. Natitinig naman, kaya lang. Mga viewers daw. Pakitaas ang mga paa. para lang malayo ang dating. Ayan. Okay, sige na. Ayan. Narinig kami. Hello. Hello. Ayan. Good evening. Ayan. Okay na, Pastor. I-adjust ko na lang dito. Ayun. Good evening. Magandang gabi. iRadio, Brother Ramon, Sister Karim. Mm-hmm. Isa na naman Biyernes ng gabi at lahat ng mga nanonood, lahat ng mga sumusubaybay sa iRadio, magandang gabi po. At talagang sobrang excitement
ang dinadala ng dalawang ang istasyon na ito, ang programang ito, sapagkat makikita nyo ngayon marami kaming pastor na nagsishare. Amen. At na, lahat ng pastor pogi. Yeah. Ang artista ang pogi, pati pastor. Mga pastora din dito, pastor, magaganda rin. Oo. Ay, yung katabi niyo maganda. Yeah, yung katabi mo diyan, sino ba yung baka pwede mong pakilala yan? Ito yung summa cum laude na babae na gumraduate ng college. Dalawang ano nito, honor. Summa tsaka magna. Kaya ako nga yung napangasawa niya. Matalino? Matalino. Kaya, matalino, oo. Anyway, ano pa? Oh, bumati ka naman. Bumati pa ba? Ayun. O, dean's list pa daw. Dean's list. Ang gabi po sa lahat, sa mga nanonood sa iRadio, magandang gabi po. Happy Friday po sa lahat. Ayan. Baka gusto magpakilala kung anong pangalan niya. Ako po si, ano ba pangalan ko? Sister Jay po, Rivera. Ayan. A better half ng Pastor Sunny Rivera. Fortunately, ha? Ito na siyang ka-roommate, Brother Ramon. Dating ka-roommate. At alam mo, si Karen tumatawag sa amin. At pakitext nyo nga siya, sabihin nyo, nasa iRadio kami. Sige pa. Ilapit na lang ito sa yung mic niya. Ayan. Sister Karen! Nandito kami sa iRadio. Ayan. Nako, natatawa sa iyo yung mga fans mo. Nandito, mga nanonood, pati sila Brother Ramon. Minis ka na. O, di pumunta ka dito para... Hindi, ano? May pipikapin ka? Teka mo. Teka muna. Naka, wedding in 30 minutes? Naka on the air kami. Nakakaya naman. Ilang minute, Karen? 30 minutes tapos na yun. Anyway, pasensya na po kayo. At yan po, naririnig niyo siguro si Sister Karen Ferrer. Yan ang ating napakagandang isa sa mga host ng iRadio. Matagal nang nawawala, pero babalik po yan. Oh, syempre. Mag-hi ka daw, Karen. Mag-hi ka. Mag-hi ka sa kanila. Ilapin niyo. Ayan. No problem. Sige. Sige, daan ka na lang. Manood ka. Okay, bye-bye. Okay, pasensya na, Brother Ramon. Ayos lang. Okay lang, pasensya. Nakakatuwa yung boses niya para siyang nasa loob ng kahon. Anyway, pasensya na po kayong lahat. Talagang ganyan kami magkakaibigan at ganyan kami magmahalan. Nagkakamisan, kaya ayan, alam ko, namimiss niya kayong lahat. At hari nawa, gumaan na ang schedule ni Sister Karen. Mm. At para makita niyo siya, talagang workaholic po itong babaeng to eh. Nagpapayaman. Yan eh, may pinaglalaanan, kaya ganoon. Anyway, sa gabing ito, may i-share ako sa inyo, pero basahin muna natin ang ating scripture for tonight. So, babasahin sa atin ni Sister Gay ang ating scripture found in Proverbs chapter 3, verse 5 to 8. Ito yung sinasabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Alam mo, Brother Ramon, ang scripture na to, ito po ang aking life-giving verse. Ang life-giving verse, siguro pareho kami mag-asawa dahil pina-experience sa amin ni Lord to, itong verse na to kung paano kami dapat magtiwala sa Kanya. Siguro lahat tayo, itong pandemic na dinadaanan natin, ay talagang napakahirap po. Minsan maraming question, maraming doubt. Napakaganda nga ng senior ni Pastor Jeff nung yesterday. It's about, come to me all you who are weary and heavy laden. Ang tinatawag nga ng Panginoon ay lahat
kayong napapagol at lahat kayong napapagal. Pero ang ano ron, yung battleground doon eh, once nakapagpahinga ka na, paano na yung susunod? Mm-hmm. Diba? Ito na yung naging Kristiyano na tayo. Alam natin, aalagaan tayo ng Panginoon. We'll find rest with Him. Pero ang mundo magulo. We have to look the reality of the world na talagang tayo ay nabubuhay sa kaguluhan. Pero, Brother Ramon, Sister Karim, I hope you won't mind. Ang gusto namin sana na maibahagi sa inyo, pati sa lahat ng ating mga viewers sa ngayong gabi, ay maikwento po namin ang naranasan namin based sa verse na ito. Amen. Okay. Magsisimula po ako ng kwento. Ito po ay testimony na rin. Ay, talagang testimony po. Ang nangyari sa amin, nung nasa Hawaii kami ni Sister Gay, 1995. Nagtrabaho kami doon. Napakaganda ng trabaho namin. Ako, dalawang trabaho ko. Ang aking income is sufficient enough para doon na kami tumanda. Sabi ko nga dito sa asawa ko, doon na tayo tatanda at doon na tayo magre-retire. Pero may ibang plano ang Panginoon. Fast forward ko lang, tinawag kami, isang araw, challenge kami ng Panginoon. Iwanan mo lahat ng gawain mo rito sa Hawaii, iwanan mo lahat ng mga trabaho mo, pati na rin yung church. Gusto ko, umuwi ka ng Pilipinas at doon mo ko paglingkuran. Mantakin mo, nasa Hawaii kami mag-asawa, nag-uumpisa lang pa lang kami mag-build ng aming career at ng aming kabuhayan. Bigla naming iiwan yon. And si Sister Gay, siya po ay pregnant nung time na yon, about 5 months pregnant po siya. Yes. Napakahirap. Inisip kami ng isip, paano kaya yun? Uuwi kami ng Pilipinas, wala akong health insurance at wala siyang health insurance. Samantalang nung nasa Hawaii kami, meron akong Kaiser at meron akong HMO, dalawa po. Kaya pag nanganak si Gay, kahit pa cesarean, walang problema. Wala kaming iisipin na gastusin sa hospital. So, na-challenge kami. Sa challenge na yan, may nag-guide naman sa aming pastor. At talagang inano ng pastor na pinag-pray kami. At ang tanong ko, Pastor, ito po ba talaga kalooban ng Panginoon kami umuwi? Brother Sunny, ito lang sagot niya sa akin. Kapag may plano ang Diyos sa iyo at kalooban niyang umalis kayo dito, hindi ko kayo pwedeng pigilin kasi baka maparusahan ako. Umuwi kayo sa Pilipinas at ito may papangako ko sa iyo. Kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon, lahat ng kailangan mo, pagkain mo, tutuluyan mo, pati yung panganganak ng asawa mo, lahat yan nakakamada na, nakaredy na, nag-aantay sa iyo. At ang sabi niya, magtiwala ka sa Panginoon o trust in the Lord. Yan siya magpapatunay sa iyo na ikaw ay talagang tagapaglingkod niya. Sumunod po kami. Okay? So marami pang nangyari in between, pero bottom line is, sumunod kaming mag-asawa, nag-resign kami sa trabaho, maloko-loko nga yung boss ko eh. Hindi niya malaman kung ano yung dahilan, mabigat kong dahilan, ba't ako magre-resign. Sabi ko, mag-uuwi po kami ng Pilipinas at kami po ay tinatawag na para mag-mission. Eh nung time na yon, talagang ako'y baby Christian pa. Hindi pa ako pastor. Pero ako'y Kristiyano. Pero ang pagka-Kristiyano ko eh talagang mababaw. Pero ang asawa ko, alam kong siya'y malalim na Kristiyano na. Ibig sabihin malalim, hindi siya marami siyang alam. Okay? Ang marami siyang alam na naranasan sa presensya ng Panginoon. Ngayon, siya naman, nag-resign din, sumunod. At umuwi kami ng Pilipinas. Lo and behold, meron kaming tinuluyan at meron kaming pagkain, kinakain araw-araw. Kaya lang, ito po yung catch. Ang baon-baon namin pera, yung konting ipon ko lang po na galing sa sweldo ko. Hanggang dumating na yung time. Siyempre, December kami umuwi, 1996, ano? Naalala mo?
1995, umuwi kami December, at papasok siya ng 1996. Then, siyempre, Christmas, lahat ng naipon namin pera, saan mapupunta yon? Siyempre, sa mga Christmas gift. At siyempre, naggastos namin lahat. Dumating na po yung panahon noong 1996, February. Yan, di ko makalimutan, ito na yung pinanganak na si Shem, yung aming pangalawang anak. Ngayon, 25 years old na siya. Pero, ito yung nangyari. February na, tinanong kami ng aking hipag. At si Brother Bing buhay pa nun. Sabi nila, nagpa-check up na ba si Gay sa doktor? Kasi 6 months na siya, medyo malaki na yung tiyan. Sabi namin, hindi pa. At yun nga ang iniisip namin kung paano. So, hindi naman ako nagsasabi na wala na kaming pera, kaya hindi kami makapunta ng doktor. Pero may nag-refer naman sa amin. February 26, 1996. Hindi ko makalimutan to. Ituloy mo nga eh, kasi ayoko magkulang ng kwento. Ito na yung climax eh. Okay, so February 26, 1996, pumunta kami sa doctor, parang regular check-up lang. Talagang, regular routine check-up lang. First time. Tapos, so kinuha yung information namin, ganun-ganun. Tapos, kinuha yung vital signs ko. Yun ang nakita ng doktor, mataas yung BP ko. Sabi niya, meron ka bang problema sa blood pressure? Sabi ko, Doc, wala naman po. Pero sabi niya, mataas ang BP mo. Paano ba yan? Tapos sabi namin, siguro, Doc, pwede mo kami bigyan na lang ng gamot para makauwi na kami. Ilan ang BP mo nun? Mataas, 200 over 105. So mataas yung BP ko nun. Tapos sabi, naku, hindi ka namin pwedeng pauwiin kasi delikado. Delikado talaga. Pag pinauwi ka, sabi ng doktor, matatanggalan daw siya ng lisensya. Mm-hmm. So, wala naman kasi ako nararamdaman. Kahit 200 yung BP ko, parang wala. Normal. Tapos sabi ng doktor, hindi ko kayo pwedeng pauwiin. At kailangan i-observe na. Yeah. So, winil na ako papuntang ospital. Kasi yung doctor's office, kadikit lang siya ng hospital. At anong hospital siya? Manila Doctors Hospital sa Manila. Ang masakit nun, this is a private hospital. Hindi siya PGH. Hindi siya San Lazaro Hospital. Hindi siya Quirino Labor Hospital. Manila Doctors Hospital. May kasi nag-refer nga sa amin doon. And then... So sabi, check. Next thing you know, talagang kailangan akong i-emergency C-section. Kasi talagang very risky na. Gusto nilang i-save ako at saka i-save yung baby kasi talagang tumataas na yung baby ko. Siguro kasi syempre parang nung pinasok ako sa ospital, lalo akong ninervyos. So mas lalo nag-shoot up yung baby ko. So sabi niya, sige, kukuha lang ako ng gamit. Uwi muna ako, kukuha akong gamit. Hindi pa ron. Prior to that, bago siya admit, yun nga, tama sinabi ni Gay na kung pwede bigyan na lang siya ng gamot, baka bumaba na lang yung blood pressure niya. Sinagot ng doktor, ayoko mawala ng lisensya, Mr. Rivera. Tinanong ko sa doktor, bago siya admit, magkano po ba ang kailangan naming pera para sa CS niya? Sabi niya, siguro mga 80,000 pesos po. At that time. Sabi ko sa doktor, Dok, alam niyo po, kapos kami ng pera. Hindi ko mo galing kami sa States o sa Hawaii, ay wala po talaga kaming ipon dahil kami mga Christian missionary po. So, ang sagot ng doktor sa akin, alam mo mama, next time mo na lang isipin yon yung problema mo sa pera. Importante maligtas yung baby mo tsaka yung asawa mo. So, dun ako na nahimasmasan, sabi ko, tama nga naman. So, ayun, chinek in na siya sa hospital. Next thing I know, umalis muna ako. Kumuha ako ng gamit. For some reason, syempre ako aburido. Isip ako ng isip ng 80,000. And guess what? Ang pera ko sa bulsa, $50. Ang exchange rate noon, hindi 50 pesos po. Katulad ngayon, ang exchange rate noong araw is nasa 20 pesos lang po per dollar. So magkano na lang yung pera ko noong sa bulsa?
ang kulang pa sa panggasolina back and forth sa ospital. Anyway, sabi ko, dadaan mo na siguro ako sa church. Nakita ko tatlong pastor na sa gate nagkikwentuhan. Parang tinaon lang na nandoon sila para ipag-pray ako. E pinag-pray nga ako dahil sinabi ko yung aking burden ng asawa ko, mga anak, CS, and dahil may pre-eclampsia siya at tipong si Shem is magiging preemie. Okay, pero anyway, pinag-pray ako. Pagkatapos ko po nila ako ipag-pray, for some reason, napakagaan ang pakiramdam ko. Umuwi ako sa bahay, kumuha ako ng gamit. This was 5 p.m. in the afternoon. Alam niyo po, pag 5 p.m. sa Roas Boulevard, at pabalik ako ng Manila Doctors Hospital, galing po ako ng Las Piñas, alam niyo po ba yung traffic noong time na yun? Maski ngayon, siguro, napakano. February. Bandang hapon, alam natin ang traffic, talagang dikit-dikit. Pero nung bumalik ako sa hospital, from Las Piñas to hospital, 20 minutes. Nagtataka ako, napakaluwag ng Roas Boulevard, napakaluwag lahat ng kakaliwa, kakananan ko, tsaka ang daming green light. sabi ko, wow, buti na lang, walang traffic, ganun pa ako, hindi ko pa, ngayon ko lang halos nare-realize yun. So then, pagdating ko sa hospital, kinongratulate na ako ng doktor. Mr. Rivera, congratulations, you have a healthy baby boy. Nanganak na po ako. Wala siya, nanganak na ako. pagbalik ko, nanganak na. Hindi ko man lang inabot. Anyway, so eto na yung pinaka... Madugo. Okay. The next day, nalaman ko na lang, hindi siya sa ward nilagay. Nilagay siya sa semi-private room. Tandaan nyo, no? Private hospital, semi-private room. So the next day, nandoon ako, nasa room niya ako, sabi ko doon sa nurse, gano'n po ba katagal ang misis ko dito? Ay sir, siguro mga 3 to 5 days so kasi cesarean. Uy, sabi ko, okay. Dumating yung billing department that same day. In same day, pinapirma ako sa billing. Parang initial billing pa lang yon, first day. Alam niyo po ba kung magkano? Yung pinirmahan ko is 35,000 pesos. 35,000 pesos, nalaki yung mata ko. Eto na, para na akong si, tama ba yon? Lamentation, yung sumulat ng lamentation, hininga niya yung sama ng loob niya sa Panginoon. Hindi ako nanalangin eh. Naghinga ako talaga ng sama ng loob sa Panginoon. Panginoon, bakit mo kami dadalhin dito? 35,000, saan ako kukuha ng pambayad? Saan ako hihingi ng pambayad at mangungutang? Nakakahiya po sa kalagayan ko. Ang kalagayan ko namin noon eh talaga namang wala kaming ibang hihingan. So, reklamo ang pinresenta ko sa sarili ko sa Panginoon. Kung nasa Hawaii po ako, meron akong Kaiser, binturo-biro inyo, tsaka meron akong HMO. Kahit na ano mangyari kay Gay, nanganak siya ng ganyan, wala po akong gagastusin kahit 5 duling. Pero ngayon, nandito, saan po ako kukuha ng pambayad? Nandito ba ako para, kala ko buba, sabi nyo, sabi ng pastor ko sa Hawaii, lahat nakakamada na, lahat ipoprovide. So, kape-pray ko, napagod ho ako dahil naiiyak na ako at hindi ko lamang gagawin ko. Meron ka bang gusto idagdag na dun yata ako nakatulog pa sa paanan mo? No? Yeah. O natulog. Natulog na siya sa pagod, sa kakaisip, kaka-worry kung paano babayarin yung bill. So pagkatapos, dumating yung OB-GYNE, yung doktor. Yung lalaki yung... Anong pangalan, doktor? Di natin makalimutan yun eh. Dr. Arrojado. Dr. Arrojado. Sana siya ay nanonood. Hindi ko makalimutan yung doktor na yun. Dumating siya. Yung doktor na yun, hindi namin kamag-anak, hindi ko barkada, hindi namin kaano-ano. Ni first time lang namin siya na-meet. Oo, may nag-refer lang sa amin. And then sabi niya, Mr. Rivera,
hawak-hawak niya, halimbawa ito yung papel, hawak-hawak niya, yellow, siguro familiar na po sa inyo yon, yung yellow card. Okay. Sabi niya, siya yung nag... parang founder siya. Parang siya ang founder. Dun sa hospital na yun, private. Sabi niya, alam niyo po, meron akong programa na pinropose sa board of director regarding sa mga indigent. Naunawaan ko po yung kalagayan ninyo. Pero may magandang balita ako sa inyo, sabi niya sa akin. Hindi, ang sinabi niya kasi, parang nung nakausap niya tayo, parang iba yung naramdaman niya. Oo, yun. Parang abi, sinabi niya na, hindi siya nakatulog. I have to do something. May kailangan akong gawin para tulungan ko itong mag-asawang to. Parang may nagdikta sa kanya na kailangan niyang gawin. At hindi siya makatulog masyado nung gabing yun. The next day, dinala niya yung card, naglakas loob siya. Yun nga, hindi siya mapakali, parang may nagdidikta sa kanya. So, ang ginawa ng doktor, pumunta doon sa mga board of directors, pito sila. Lahat present, nandoon lahat sa opisina. At hindi nagdalawang isip, yung mga board of directors, pinirmahan. Yes. Pinirmahan. In-approve nilang lahat. In-approve nilang lahat. Sabi sa akin nung ni Dr. Arrojado, ito yung yellow card, Mr. Rivera, huwag mong iwawala to, i-present mo to sa billing department. Ang iyong hospitalization, ang panganganak ng asawa mo, pati yung nursery, lahat yon is free, was free covered of na. Charge. Covered na. Naku. Wow! Praise God! Kinikilabutan ako, tinalaan ako yun. Hindi, may gusto ko idagdag. Wow! Kasi yung pagpapapirma ng ano yun, may proseso, oo. Bago ka ma-approve sa ganung programa sa Pilipinas, talagang kailangan step by step, dadaan ka, imbestigahan ka, kung talagang wala kang pambayad, matagal. Kumbaga, yung day one ng pagbubuntis ng misis, doon pa lang, ini-scrutinize na yon, pinoprocess na yon. Eh yung sa amin, parang, doon lang eh. Walang ganun. Talagang pinapirma niya, that's it, nabigyan, approve lahat. Kung sino man yung mga director na kailangan pumirma sila, well, no questions asked. So na-present sa amin yung card, yun ang pinresent namin sa billing. Nag-mimix emotion ako noon, naiyak ako. Sabi ko sa sarili ko, napahiya ako kay Lord. Ngayon nararamdaman ko yun dahil yung hindi naman ako iyakin eh, pero naiyak ako ngayon dahil kasi pag naalala ko yun, yung si Shem, it really brings that beautiful memories na yung banal na spirito, kung ano yung sinabi sa akin ng pastor, lahat yan nakakamada. Mm-hmm. Alam mo, Brother Ramon, Sister Karim, hindi pa rin natapos. Ito nakakatawa. Binisita ko si Shem sa nursery, yung anak po namin, Shem ang pangalan. Shem Gabriel. Sabi ng nurse sa akin, Mr. Rivera, malusog po yung anak niyo, parang hindi premature. Sabi. Dahil medyo malaki si Shem eh. Sabi niya. At ang lakas po dumede nung anak niyo. Sumagatas. Sabi. Ganun. Kaya lang may problema ho tayo. Kailangan po natin ng gatas. Pambili ng gatas. Yung at yellow card hindi siya covered. Hospitalization lang, yung bayad sa doktor, room. Pero yung sa gatas, hindi covered. Eh, ang isang latang gatas, 320 pesos. Mm-hmm. Tinignan ko na sa butika, yung $50 ko, hindi naaabot ng 300 dahil kasi nga marami akong panggasolina, konti na lang na. So, bumalik na naman ako sa kwarto ni Gay. Naku, kailangan natin panggatas na para kay Shem. Nag-isip na naman ako, pero this time, hindi ako nagreklamo sa Panginoon. Sabi ko, sana i-provide na rin ni Lord yun. Nung pagkasabi ko, i-provide na rin ni Lord yun, may dumating kami bisita. Mga taga-simbahan. Sabi, congratulations, Brother Sunny, Sister Gay. Nalaman namin, nandito kayo sa ospital. At nanganak na pala, Sister Gay. Salamat naman, answered prayer. Napakahirap ng pinagdaanan ninyo. So,
tanggapin niyo po tong konting love gift from the church. Salamat sa mga tinutulong niyo sa amin. Envelope, di ko pa binubuksan. Pagbukas ko, 10,000 pesos. During that time yan. Malaki yan, during that time. Napakaraming gatas na mabibili. Napakaraming gatas nun, tsaka napakaraming ano nun. At simula nun, nagkaroon ako ng title ng message dun sa Nueva Ecija, sa San Jose, Nueva Ecija. Eh, si Pastor Boyet yata, baka nanonood dito. I think he's watching. He's watching, girl. Kasama siya rito, yung naging isa sa mga pastor na I would say na nag-akay din sa akin kung paano ako lumago. Mm-hmm. At naging title ng message ko dun is napahiya ako sa Panginoon. At yan ang aking naging verse, life-giving verse. Mm-hmm. Trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own. Kasi minsan, katulad na nangyari sa akin, natutuwa nga ako sa asawa ko nito, hindi nanginig eh. Hindi siya nabahala. Ako nabahala. Pero kasi yung time na yon, naglilin pa rin ako sa aking sariling understanding. Mm-hmm. Na walang pera talaga. Yun ang reality. Pero hindi pala yun. Ang Panginoon natin, pag sinabi niyang magtiwala ka sa akin, I will make a way even when there is no way. Mm-hmm. Gagawa ako ng daan kahit na walang kang dadaanan, may dadaanan ka. Kaya nga, in Amen. All your ways, submit to Him, acknowledge Him. Kaya, yun lang pala ang dapat kong gawin. At marami pang ginawa ang Panginoon yung time na yon. Di pa tayo time limit. Malapit na. Okay lang, okay lang. Anyway, okay lang po. May isa pa akong ano, ito pa, isa pang ba't hindi tayo magtitiwala sa Panginoon. Yung time na pinanganak si Shem, nung baby pa siya, siyempre, premature at very sensitive si Shem noon. Kailangan niya ng kumpletong nutrition at pangangalaga. Talaga inalagaan namin ng gusto yan si Shem dahil nga delikado, dahil kulang sa buwan. Kulang sa buwan. Isang araw, mainit na mainit ang panahon, bigla na lang itong si Shem nang itim. Inapoy ng lagnat. Inapoy ng lagnat. Oh. Dinala namin sa pediatrician niya, dun sa doktor, surrender yung doktora. Sabi, Mr. Rivera, pasensya na kayo. Hindi ko po kaya yan. Nangingitim na yung anak nyo. Dalhin nyo sa ospital. Eh, ito na naman yung ospital. Sabi ko, nagpaalis kami ni Gay. Sabi, dalhin sa ospital. Talaga, itatakbo namin si Shem sa ospital. Ngayon, nasa isip ko, bumalik sa akin na naman yung trust in the Lord. Mm. With all your heart, do not lean in your... Nakikita ko, nangingitim na nga yung anak ko. Mm. And do not be wise in your own eyes according sa scripture. So, sabi ko, pull over tayo, pull over. Nagpumarada kami ni Gay. Sabi ko, magpray nga tayo. Nagpray kami ni Gay. Sabi ko, Lord, alam nyo, wala kaming pambayad sa ospital. Kayo ang tunay na doktor, kayo ang tunay na mamang gagamot, at kahit na walang gamot, gagaling po yung anak namin in Jesus' name. In Jesus' name. Dalawa na kaming mag-asawa talaga, pinagtulungan namin sa panalangin si Shem. So instead na tumuloy kami sa ospital, umuwi na lang kami ng bahay. Sinabi namin doon sa katulong namin na kung pwedeng mag face towel, mag-init, at punasan si Shem. Pagkapunas kay Shem eh, biglang nawala na yung kulay bumalik. Oh wow. Tapos eh, nawala yung lagnat. Bumaba ang lagnat. Kaya sabi ko, it is really trusting the Lord. Yeah. Amen. Okay. Brother Ramon, Sister Karim, at sino man sa inyo mga nanonood, hindi po pinakikiramdaman ang sinatawag natin pag tinatawag kayo ng Panginoon. Huwag niyo ibabase sa pakiramdam. Bumalik po kayo sa scripture. If God is calling you, He will affirm. I-affirm niya ang calling kung saan niya kayo padada. Hindi kailangan maging pastor ka. Hindi kailangan maging missionaryo ka. At kinakailangan lang yung pagsunod. Naalala nyo, yung ating team is obedience. Anong isang evidence ng obedience? Trust in the Lord. Buong-buong pagtitiwala. Kaya nga ang tanong natin eh, ikaw ba ay talagang na-save? Opo. Yung susunod na tanong eh,
buong-buo ka bang nagtitiwala sa Panginoon at willing ka bang ibigay ang buhay mo sa Kanya? Yun ang pangalawang tanong. At yung pangalawang tanong na yan, alam ko naman na ang bawat sa inyo masasagot po yun. Amen. Amen. Praise the Lord talaga. Talagang tunay na kailangan ng 100% trust natin sa Panginoon. Dahil siya lang talaga ang may kapangyarihan na i-provide sa atin ang ating mga pangangailangan, yung mga kung ano man yung kabigatan natin sa ating puso, kung meron tayong mga concern, especially sa health, talagang pagtitiwala lang po ang ibigay natin buong-buo sa Panginoon. Wala po tayong kakayanan, basta honest lang tayo sa Kanya, magtiwala, maging tapat tayo sa Kanya. Mm-hmm. Kasi po ang Panginoon, ang puso po ang tinitignan. Amen. Wala po siyang ibang ina-acknowledge. Basta kita niya ang ating puso kung gaano tayo kasincere sa paglilingkod sa Kanya at pagtitiwala sa Kanya. Kung dalisay ang ating puso, may benefit naman na bibigay ng Panginoon. Katulad nga po yung anak namin si Shem at si Sister Gay nung nanganak siya. Ano sabi sa verse 8, do not be wise in your own eyes. Dito po ako magtatapos. Fear the Lord and shun evil. Umiwas ka sa masasama. Anong magiging benefit doon? This will bring health to your body and nourishment to your bones. Kaya Sister Karim, alam ko na nagtiwala kayo sa Panginoon, Brother Ramon, tignan niyo ang inyong kalusugan, nourishment to your bone, at lahat, maraming nagpe-pray, at alam ko na ang kalusugan na yan ay pinagkaloob sa inyo ng Panginoon sapagkat nagtiwala tayo sa isang Diyos, sa through Jesus Christ. Amen. Na siya ang ating tunay na healer. At siya rin ang mag-aakay sa atin hanggat hindi tapos ang mission natin dito. Keep on trusting Jesus. Amen. Keep on trusting God. Kasi hanggat nandito tayo sa mundo, may purpose po tayo talaga. Mm-hmm. And keep in mind, we are indestructible hanggat may purpose sa atin ang ating Panginoon. Amen. Pero when it's time for us to live, be thankful. To live is Christ, and to die is gain. Amen. Amen. Mm-hmm. Yun lang po. Salamat po. Sana po nakapag-share kami ng aming testimony na talagang nangyari sa aming pinagbuhay. Sana po ma-inspire kayo sa naranasan namin in the past na tunay po na nagtiwala lang kami sa Panginoon. Kahit nung pinagdaanan namin, may kasagutan ng lahat sa tamang panahon. Amen. Request, Brother Ramon. Yes. Gusto ko request ang aking asawa na mag-closing prayer. Yes. Yes. At may dagdag pa ako dyan, Pastor. Actually, marami pa kayong pinagdaanan but biniyayaan kayo ng Panginoon. Kasi ano kami doon eh, witness kami doon. Yes. Yun ang ating susunod na magiging topic. Paano tayo pagpapalain, paano tayo makakaranas ng tinatawag na tunay na prosperity? Yeah, walang katapusang ang pinagdaanan nyo noon, Pastor. Napakarami. Totoo yan, Sister Karin. Napakarami. Yeah. Para mapukus yung isang gabi, kukulangin yung oras. Kulang. Susunod na yung ibang mga sharing namin. Binigay namin yung pinaka-highlight. Yes, yes. Isa na magtiwala. Nako, sa next week, ito may I hope it will, everybody will be excited. Stay tuned. Yung aking isi-share is partnering and investing in God's kingdom. Napakahalaga po. Ba, maganda yun. Ang ating obedience at kung paano ka pagyayamanin ng Panginoon dito sa mundo hanggang sa langit. Amen. 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 Ayan, exciting yan, Pastor. All right. Mabilis, magpasalamat ka lang at magpe-pray. Sige, short prayer lang siguro, no? Sister Gay, pwede bang isama mo yung mga, hindi ko na pabanggitin yung mga pangalan, pero yung mga viewers natin na may mga karamdaman at saka yung may mga pangangailangan sa financial. Okay. At yung mga single mom natin na sana'y makayanan nila yung mga pagpapalaki sa kanilang mga anak. Mahirap yun. Yun. At especially, syempre, may mga may sakit. May mga sakit. Yes. Okay. Sige. Tayo po yung manalangin.
Sa gabing ito, Panginoon, tunay po na nagpapasalamat, nagpupuri kami sa inyo, Panginoon, sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo sa aming mag-asawa na maibahagi namin ang aming mga karanasan sa buhay, mga testimony na tunay na nagpatotoo kayo sa amin, na pinaramdam niyo, Panginoon, na kayo po ang makapangyarihan sa lahat, kayo po ang may solusyon, Panginoon, sa lahat ng kung ano man ang karamdaman na pinagdaanan namin noon, Lord God, kagipitan sa finances, Panginoon, yes. Pupurit ng papasalamat kami. At na-share namin ito sa maliit na pamamaraan, Panginoon, na through iRadio Ministry, Panginoon. Salamat sa mga taong nakinig. Kung salamat at sila'y sana'y na-inspire sa aming testimony, sa aming pag-share, pagbabahagi po ng aming mga karanasan. Lord, sa gabing ito, dinadalangin din po namin ng mga regular listeners po ng iRadio. Papasalamat kami na talagang pinagkaloob mo itong iRadio Ministry, Panginoon, para po makarating ang mensahe mo sa napakaraming tao, Lord God. Ma-inspire po sila sa mga pastor na nag-share po ng mga testimony ng Word of God na naibabahagi po namin ang salita mo, Panginoon, sa napakaraming tao. Lord, tinataas namin ang mga regular listeners po na may mga karamdaman po na pinagdaraanan sa oras na to, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw po ang tunay na manggagamot namin, Panginoon. Amen. Ipuhin mo po ang bawat isa, Lord God. Ano man ang kanilang karamdaman, tinataas naman po sila sa inyo. Amen. Ganun din po yung mga taong nakakaranas ng financial problems, Lord God. Ikaw din po ang magbubukas at magbibigay ng daan para po makatanggap sila ng pagpapala na galing sa inyo. Dinadalangin din namin, Panginoon, yung mga single moms na nakikinig, Panginoon, kung ano man po yung mga na-experience nila, Panginoon, sa araw-araw. Bigyan mo po sila ng katatagan ng loob, Lord. Inspire mo po sila. Yakapin mo po sila ng yung pagmamahal, Panginoon. Yes, na sila po'y patuloy na magtiwala sa inyo, maging matatag, anumang pagsubok na dinaraanan nila sa araw-araw, Lord. Ikaw pong mag-bless sa kanila. Ikaw po ang mag-inspire sa kanila, Panginoon. Yes, Lord. Amen. Papasalamat kami sa lahat ng mga tao nakikinig sa iRadio, O God, na patuloy mo silang ingatan sa araw-araw, Lord. Ilayo sa anumang kapahamakan, Panginoon. Thank you, Lord. Sa anumang karamdaman. Kung meron man mga issues regarding family, Lord God, sa mag-asawa, sa mga anak, Panginoon, sa mga kamag-anakan, Lord, ikaw rin po ang pumagitna, Panginoon, para po maayos po ang mga relationship ng bawat isa. Titiwala kami, Panginoon, sa mga miracles na gagawin mo sa aming mga kahilingan sa gabing ito. Napupuri, nagpapasalamat kami sa buhay ni Sister Karim, Brother Ramon, na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, ng pangangatawan, Lord God. Ikaw ang mag-iingat sa kanila sa araw-araw dahil sila po ginagamit mo sa ministry ito, Panginoon, na para po maipahayag ang iyong salita sa napakaraming tao, Lord. Amen. We thank you, Lord, for everything, for everyone, Lord God, for our lives, for our ministry, and may you continue to bless us, O God. Tunay po na nagpupuri, nagpapasalamat kami. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat. Oh, wow. No, thank you, Pastor. Thank you, Pastor. I'm sure. Namin palang batiin si Brother Tooth Sarcos. Brother Tooth Sarcos. Birthday niya today. Brother Tooth, happy birthday. Happy birthday, Brother Tooth. Happy birthday. Cross culture ng West Coast. Yeah, nandito sila Happy birthday to you. Yes, happy birthday, Brother Tooth. Ayan. Happy birthday, Brother Toots! Happy birthday, Brother Toots! Salamat sa pakikinig. Brother Ramon, may nanonood sa atin taga-Hawaii. Pastor po yan. Kailan na-meet nyo na yan? Pastor Boyet. Pastor Boyet. Ay, pakinisan nandito kanina ba yun? May Boyet dito na, no? Ayan, napakagaling din mag-testimony yan, mag-share yan. Ayan, baka pwede nating ma-invite yan, Pastor. Ayun lang po. Salamat. Thank you very much. Thank you. Thank okay, you. Thank you. See thank you manager. Tomorrow. Ayan. Tomorrow. Diyan kami mag-almusal, Pastor. Walang problema. Meron ako nakasalang na si Butchon. Dadalang kita ng mangga bukas. Yan. Alright. Thank you, Pastor. Good night. Manager, good night. Bye-bye. Si see you tomorrow. Alright. Okay.
Ayan po. Pastor. Ayan. Sunny Rivera and Sister Gay Rivera. Ayan. Ang bagong magka-tandem po ngayon. Hindi lang po sila magka-tandem, magka-love team din po sila. Mag-roommate pa. Oo, di ba? Okay, batiin muna natin sila. Sino ba to? Mm. Si Kirikiroy. Si Sister Nelda. Mm-hmm. Si Reyes Rochelle. Si Pastor Vipin Veer Singh. Sister Nelda Valdez. Yes. Elvis Salas Abad. Andiyan din si Ann Hart. Ann Hart. Mm. Edeline Banatao. Yeah. And of course, ang kachongke natin na si Nor Baldovino. Yeah. Ayan. Nabuhay. Bumangon na. November 1st. Oh, di ba na-bless po ba kayo? Di ba? Ayan. Simulat sa pulpa ng itong araw na ito, ang introduction pa lang namin, yung trust in the Lord. Yeah. Magtiwala tayo. No? Yes, amen. May mga prayers po tayo siguro, hindi pa natutupad. Yan po ay darating. Ano? Basta magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Tingnan niyo sa Pastor Sunny, tingnan niyo yung kwento niya. Bumunta ng ng Pilipinas para mag-ministry, no? Yung mission niya. May mission sila doon. Anong dala-dala niyang pera? $50 lang po. Nagkaroon ng problema si Gay at walang pambayad ng hospital, ano? Pag talaga si Lord, pag siya ang gumawa ng paraan, talagang wala kang laban doon, eh. Mm. Ah, diba? Hindi lang isang beses nangyari ang problema. Mm-hmm. Pagkatapos nung ma-resolve yung problema sa hospital, yung hospital bill, problema ng pambili ng gatas. Mm-hmm. Sinagot pa rin ni Lord yan. Mm-hmm. At pagkatapos nung nagkasakit na naman si si Seth. Shem. Shem. Mm-hmm. And kinakailangan ibalik sa hospital dahil nangingitim na. O, nag-pray lang sila. Yes. O, ang galing ano? Hindi nag-pray lang sila. Nag-pray sila. Nag-pray sila. Oo. Kaya, ayun, buong tiwala, inuwi nila yung bata sa bahay, pinunasan lang, nawala yung lagnat. Bumalik sa dati yung kulay niya. Mm. Sometimes, meron talagang hindi natin may papaliwanan. Yes. Na, talagang when God works. Kinakailangan talagang minsan dadanas tayo ng matinding kahirapan at pagkatapos sa bandang uli, sasagutin ng ating Panginoon yung ating mga hinanaing ating prayer, and then doon pa lang tayo magpapatotoo, maniniwala na totoo ang salita ng ating Panginoon. Ako po hindi pastor, pero gaya na sinasabi ko, ako ay isang IT. Ang isip ko ay more on technology. Pero dahil sa pinakikita sa akin ng Panginoon sa mga experience ko na nangyari sa buhay ko, pamilya ko, ay doon ko nalaman na ang Panginoon ay sabi ko, Lord, pinili mo na ako. Naniniwala ako. Naniniwala ako ang pinili ako ng Panginoon. Kayo din po ay pinili ng ating Panginoon na para magpapuri sa Kanya, magpapasalamat sa Kanya. Na tayo para mag-worship sa Kanya. Tayo tinawag Niya para maging anak Niya. So hindi Niya tayo pahabayaan. So yan lang pong lagay natin sa ating isipan. Paniniwalaan natin. Lord, bahala ka na. Give up na ako, wala akong magagawa eh. Yan na lang ilagay na sa isip natin. Pag wala ka na magagawa, katulad ni Pastor Sunny, iniyak na lang yan hanggang sa mapagod na lang siya. Nung ginigising na lang siya ng nurse, o pirmahan na lang po ninyo ito. Mm-hmm. Ayun pala, bayad na pala yung kanilang hospital bill. Yes. Imagine po niyo yun. Ano? Ayun. Pastor Sunny, check mo na lang yung mga comments sa'yo. Yan. Nasa sa during the replay, nandiyan yung mga comments. Napakarami. Magagandang comments. Alam niyo kung kayo rin meron po kayong mga experiences na ganito na kung paano kayo sinagot ang iyong panalangin ng ating Panginoon. Welcome po kayo rito. Dito, tayo-tayo po rito. Walang mangingialam dito. Pwedeng share. Share niyo po dito. Yan. Naku, marami po ang mabibless. And I hope, itong sinabi po ni Pastor Sunny na kinuwento po nilang mag-asawa, mm-mm, ay sana po ay ma-inspire po kayo na sa tindi po ng problema natin dinadala. Hindi lang po kayo, kami rin tinatablan din yan. Kahit po ay nakaupo dito, kami po ay tinatablan din po yan. Pare-pareho lang po tayo. Maraming pinagdaanan. Mm. Maraming luhang
luhang, ano ba yun, may kanta pa nga yun. Mm-hmm. Maraming luhang tumagas, mm-hmm. but God is good. Talagang nakikita niya yung bawat pag-iyak mo. Mm-hmm. Naririnig ka niya. Sabi nga nila, crying is a prayer. Mm-hmm. Makakarating sa Panginoon yung pag-iyak Amen. Mo. Mm-hmm. Yeah. Tsaka hindi, kami po dito sa Amerika, hindi ko umot nandito kami, hindi rin kami nakakadanas ng hirap. Nakakaranas din po kami. Ang pinagkaiba lang po natin yung lugar na kinalagyan natin, pero pareho pa rin ang sitwasyon ng buhay natin. Oh, syempre naman. Pareho lang po. Mm-hmm. Kumakain din kami ng tatlong beses ang araw. Gayon din po kayo. O kami, ano na lang, dalawa na lang kami. pero still, nagkakaroon din kami ng mga problema, financial, health din namin. Yung health. Nakakaranas kami. Ang pinaka-importante din yung health eh. Pero kapit lang po. Tiwala lang sa Panginoon. Tiwala lang. Yan lang po magpapalakas ng loob natin. Kasi kung iisipin pa natin na hindi natin kakayanin, anong gagawin mo? Magnanakaw ka? Anong gagawin mo? Papatay ka? Anong gagawin mo? Di ba? So, lalo mo lang pinalalala ang sitwasyon. Kumapit lang tayo sa Panginoon. Eh, yung isang mga ibang taong ano dyan, yung mga pilosopo. O ano bang magagawa ng Diyos mo kung nagugutom ka na? Ba, marami. Di ba? May nagtanong na ba sa'yo ng ganyan? O, nagugutom na ako. O, nagugutom ka na. Anong gagawin mo? Sasagutin ka pa ba ng Diyos mo? Minsan hindi natin napapansin eh. Mm. Na may mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin akalain. Di ba? Mm. Ganon. Actually, para sa akin yun ah. Ano yun eh? Sagot yun ng Diyos eh. Mm. Sagot yun. Sabihin, coincidence lang. No. Para sa akin, walang coincidence. Mm. Answered prayer yun. Kasagutan ng Panginoon yun. Nothing is impossible with God. Diba? Mm-hmm. Na, ang patay nga ay nabubuhay. May nabasa akong books tungkol dun sa mga namamatay, na nabubuhay, yung mga life after death, kung paano nila mm-hmm. ikwento. Diba? So, kaya ganun. Ayan, naiyak na naman ako kay Pastor Sunny kanina, pero hindi na ganun. So, anyway, Pastor, just read po yung mga comments sa inyo. Mm-hmm. Napakagaganda, napakarami. Yan. Marami pang, kami po isa kaming mga living witnesses sa buhay nila, Pastor Sunny. Ayan. Gayun din marami po sila. Marami pa silang pinagdaan. Alam din nila yung aming pinagdaanan. Ganon din sila sa amin. Kaya sasabihin ng iba dyan, nasa Amerika kayo, mas masarap, madali ang buhay. No, hindi po. Ano po. Sabi nyo lang yan, kasi wala kayo dito. At ganon din kami, wala kami dyan sa inyo. So pareho lang po tayo ng dinadanas. Yes. Alright, maraming salamat po at naway na-bless po kayo sa na-share ng mag-asawang Pastor Sunny and Sister Gay Rivera, no? Palakasin po natin ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa Panginoon. Mm-hmm. Kahit anong mangyayari. Announcement? May announcement tayo. Sa Monday, meron tayong guest na speaker again. So hindi mo na si Pastor James, nakausap naman namin siya kanina. Yeah, thank you Pastor James. Alam mo si Pastor James very understanding. Yeah, syempre naman. Mm. Pero babalik siya sa normal after this sa mga guest natin. It's gonna be Sister Liz. Nakalimutan ko ang apelyido, Vegan. Vegan. Liz Vegan. Mm-hmm. Isa rin po siyang nurse. Isang nurse din. Na maganda yung kanyang i-share sa atin. At maganda rin siya. Oh, syempre naman. Mm-hmm. Ayan, lahat dito magaganda. Ayan, kaya hindi sila umalis. Subukan din natin yung mga asawa ng mga pastor diyan, si si Pastora Mary Grace Mary Bo. Grace Bo. Ayan, yeah. baka naman. Imbis na si Pastor Bo, ikaw naman. Yeah. And of course si Pastor Norman will be back next week do sa kanyang slot na Tuesday dito, Wednesday doon. And Saturday yung kanyang Bible study po. Si Pastor James yun. James, oh. Hala. Ayan. Okay. Okay po. Yung po mga gustong sumali dito po sa Christian Song Contest, Monday po ang umpisa niya. Kung meron kayong, kung gusto niyo sumali, mag-send po kayo ng paborito niyong Christian song. I-record po niyan through video. Yan. Kung meron kayong recording kits dyan, mas maganda. Mm-hmm. Then, send po ninyo rito.
And then evaluation pa lang po 'yan, hindi pa competition 'yan. Evaluation pa lang kung kayo po ay maka-qualify sa susunod na round. All right? Okay, correction, hindi pala Lisa. Lisa Vigan tayo. Yun yata yung pangalan niya sa'yo. Taga-Vigan siya, Ilocano eh. Ayan, si Liza Azurin Cavaliere. Ah, pasensya na po. Ayan. Pastora Lisa. Liza, hindi siya pastora. Hindi ba? Liza Azurin Cavaliere. Ayan. Pastora ba siya? Hindi siya. Ayan. Liza Azurin Cavaliere. Ayan. Vigan lang kasi taga-Vigan siya. Ilocano pala siya. Ayan. Ayan. Thank you po. Alright, kami po magpapaalam na at isang linggo na lang po ang lumipas sa ating buhay. Napakabilis po ng takbo ng panahon, ng oras. Lagi po nating tatandaan, short lang po ang buhay natin sa mundong ito. Huwag po nating sayangin. Lagi tayong magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kahit ano pong sirkumstansyang dumarating sa ating buhay, maging ito'y masalimot, masaya man ito. Magbasa ng Biblia, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Nais ko pong i-acknowledge dito si Pastor Francis Coronel ng My Hiding Place TV. Kakanta po siya ng Come Holy Spirit. At ito po ay inaalay ko para sa inyo lahat. Until next week po, take care. God bless po. Good night. Good night. Happy weekend. Bye-bye. Happy weekend. And in truth, I'm reaching for
worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. O ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.